so we invented IceMat. The first mouse pad to bring consistency and dust-free gaming to every round of Dust 2. But a new generation of mice demanded a new kind of mouse pad. We tested 751 surfaces to create QCK, a combination of micro-woven cloth and natural rubber that gives you flawless mouse control and all-day comfort. Sleep tight, little hand. As the iconic esports mouse pad with more than 15 million sold, it's probably the mouse pad you're using right now. Innovation is in our blood. Always has been, always will be. For glory. What's up mga sir? I'm Chola Hay at gusto nyo bang mapabilang sa Palfanatics kagaya ni Kuya Nick at ni Alo? Alam nyo na ang gagawin nyo. Just visit Phoenix Bet. It's a legit betting site. Pwede kang magbet ng Dota 2, CSGO, at NBA. At gamitin mo lang ang aming code na LupuanWXC. At laging-laging yung tatandaan na hashtag bet responsibly. All passengers for flight PR-0118 to Canada, please board now. AM. Hello. All passengers for flight PR-0. Nasaan ka? Carol, naniniwala ka ba sa parallel universe? Isipin mo, sa isang universe, graduate tayo. We stayed in touch. Tapos naging friends tayo for many years. Pero sa ibang universe, graduate tayo. And we never saw each other again. Miss Late. Long time, ah. Kamusta? Sorry. Akala ko hug. When you're young, feeling mo, ang dami mong mamimit na you'll have a connection with. Yung talagang magigets niyo yung isa't isa. Tapos when you get older, you realize na konti lang pala yung mga ganun. Minsan nga, isa lang. Kailan ka aalis? Bukas na. Sama ka na lang muna sa akin. Sasoli na lang kita pag hassle ka na.
At SteelSeries, we make the headsets, mice, and keyboards that the world's best gamers win the most with. And we've been doing it since way back. Due to continued innovation and product development with leading professional gamers around the world, SteelSeries is the number one brand for professional gaming gear. Congratulations, who wins it? The Navi managed to take the grand final 3-1. A lot's changed since then, but one thing always stays the same: winning. Every pro that picks up a SteelSeries product pushes its limits. That's what makes us push ours. It's up to you how far you go, but whatever you do, go for glory. Here's a good thing about keyboards. You can type whatever you want, like for example. A bad thing about keyboards, they were made for writing emails, so when you played games, they broke. At SteelSeries, we created the first mechanical gaming keyboard with fingertip precision and sensitivity. A keyboard that could WASD its way to wins and withstand the rage of defeat. And just when it seemed like the keyboard was solved, we reinvented the technology for the first time in 35 years. Now you can customize the sensitivity of every key to suit feather-like fingers or deep and deliberate presses. Yo, ladies and gentlemen, welcome nga pala sa first day ng DPCC Division 1 Tour 3. This is Daddy, kasama ko pala on the line, si Ishi. Yo, what's up guys? Magandang hapon nga po pala, syempre sa mga nonood dyan. At huwag niyo pong kakalimutan, yan, to like and share na po yung stream natin sa Facebook, sa YouTube naman, like and subscribe, and sa Twitch, follow and subscribe. Yun. Maganda yung bakbakan natin, Ishi, lalo tong Talon at saka Polaris, di ba? Talon, sabi ko lang, coming from Division 2, at yung Polaris, nandito na sila sa Division 1. Nandun na sila ng Tour 2, actually. Totoo, totoo. And interesting din itong Talon, kasi alam naman natin, yung mga players na to, daddy, hindi rin basta-basta do eh. Kumbaga, deserve talaga nila to be in this Division 1. I think second yata sila sa run nila last season. Doon sa Division 2, pangalawa sila, natalo lang sila sa RSG, I believe. Yes. Oh. Ayan. And then, ang isang naalala ko, Daddy, sa Talon, yung interview nila. Kasi syempre, parang last game na nila, ganun, tapos tinanong sila kung sino daw yung team na gusto nilang makalaban sa Division 1. Kasi syempre, guaranteed na silang papasok, di ba? Sino pa ba? Siyempre, T1. Okay, yan, 23 Savage. Oo, mainit yun. Hindi ko ba nakita yung date sa Liquipedia, pero ako excited ako dun sa match na yun, actually. Halos boom sa mga yan. Para isulat na nila sa kalendaryo nila. Ano date yan? June 30 yung laban nila. Wala naman 31, no? Wala, no? Wala.
wala. Kasi ang T1, naalala ko, meron, yung sambayan ng Pilipino, merong gustong dalawang team na makalaban yung T1 eh. Number one, uh-huh, siguro, itong Talon na makikita na ngayon. Saka number two, yung Lilgan, syempre. Kasi lang sa division 2 eh, di ba? truly. Tama. Ako nga naman, tinigsalala muna ng T1 eh. No? Pero ano, Mars, sa Polaris naman tayo ah. Mm. Today, kasi kada champion lang nito, BTS. Yes, oh. Sipin mo, 3-0 na, 3-0 nila, malinis. Yung execution doon, best of 5. So ito, talagang with their new addition na si Nevermind sa TMV. TMV. Oo, ayan. Looking good or promising. Tingnan natin kung magiging enough ba yung bagong addition nila para mag-qualify dito sa paparating na major natin. Ano yung issue ha? Ito, ang ganda, June is good for Polaris. Bakit? Kasi June 1 pa lang, nag-champion ka na. Oh. Hindi ka lang champion, nakuha mo pa yung 3-0 sa execration doon sa BTS Pro Series. Although tinalo sila ng exe doon, group stage na talo sila 2-0, tinalo sila sa upper bracket. Kaso nga lang, pagdating ng June 1, June is good for the side of Polaris. Tapos, kakapost lang nila sa, tanong ko, kakapost lang nila sa page nila na partner na sila ng Predator Gaming. Oh. So June is good for Polaris. Ito lang totoo, yung totoo. Ito naman yung nakikita ko for the side of Talon. Maganda rin yung momentum tuloy-tuloy dun sa Division 2. Kaso nga lang, Mars, 6 days na lang, 2 months na silang hiatus nga ba? Sa mga pro scene na tournament, sa mga malalaking tournament. So 2 months na silang wala. Unlike na itong Polaris na maganda yung momentum. Pero yung stock, alam naman natin, yung stock ng players ng Talon Esports, hindi rin basta-basta. Oo. Panigurado yan. So, yeah. Ewan ko lang kung... I believe malapit na rin yung draft natin dyan. Antay-antayan na lang natin lumabas. Uh-huh. Pero syempre, pakala mo natin yung sponsor natin. Yun, syempre, mga partners natin dyan, mga kaibigan. Nauuna yung Steel Series. Yun, napakagandang headset tulad na suot ko nga rin yung RT7 na wireless na headset. Do check it out nga pala sa official website nga ng SteelSeries kung gusto nyong bumili ng mga gaming peripherals nila. And siyempre, pinaka-paborito mo, Mars. PNX Bet, guys. Saan ba kayo tataya? Sa PNXBet.io yan. Siyempre, kung mag-register kayo, make sure to use our code LUPONWXE. Kung may mga katanungan, PM lang kayo sa PNX page. Kung gusto nyo mabili ng voucher, PM lang kayo. At siyempre, huwag kakalimutan to bet responsibly. Yun, tama nga doon. Bet responsibly para sa mga bettors natin dyan. Siyempre, kasama rin natin dyan yung Predator, mga ibigan. Siyempre, pagka Predator, as like Predator, it lies within. Oh? Bet Lords. Napakaganda niya. Yung suot ni, ano, ni Daddy yes, ngayon, guys. Man. Kita nyo naman yung kulay pula. Kung gusto nyo nga po pala maka-avail niyan, guys, available na po yan. Check nyo lang po sa Shopee. Ayan. And then, sa Facebook page din po namin na The Armory, pwede rin kayo mag-PM doon for inquiries. Ayan. Yun, for inquiries yun lang. Do check it out lang sa, alam ko, Shopee at saka Facebook. Ito, Mars, alam ko, meron na nga tayong drop between Talon and saka sa side ng Polaris. Tignan natin kung paano nga nilang gagawin. Pero ito, open air, banggitin ko lang dito yung 2 bans for the side of Talon Esports. We have Dragonite and Beastmaster. Habang Polaris naman, meron agad silang 3 bans. PL, okay, Bloodseeker, and yung Pugna. Interesting, ha? Interesting yung PL? But I think sa side ng Polaris, like, talagang yung ban na Bloodseeker, I think it's just to protect si Pangolier. I think that's one of the reasons kung bakit pinili niya. Pero may Bane Elemental na eh. So, I think they have ways to handle naman na si Pangolier. While sa side naman ng Talon, I think these two heroes are very popular. Especially nung nag-major tayo. Especially si DK. I think isa yan sa pinaka-most contested heroes. And kung makikita mo rin sa ibang region, talagang pinipili din yung hero na yan. Ang dami niya kasi yung pwedeng gawin. Initiation, instant lockdown, pushing, di ba? May frontliner ka na pati. Yo, tama nga yun. Sinasabi nga rito ni ate nyo, Ishii. Habang Polaris Esports, gusto nga ito lang i-point out sana kanina mga comfort pick na heroes rito ng Polaris at Takatalon. Eh. Medyo talaga, mayroong pagkakapareha si, si Natsumi at saka itong si 23 Savage. Pareha silang mahilig na gumamit na Medusa. Ayaw. Pero siyempre, tingin ko next pang third pick yata itong Talon Esports. Ayaw mo naman na ibigay yung Medusa, di ba? Which is good sa ganyan dito sa lalot. Dalawang mili yung hero nito ng Polaris. Tingin ko hindi mag-hesitate yung Talon nga na ipick yung Medusa kanina. Kung open.
Pero bansa. Totoo. Ano din talaga, daddy, Southeast Asia eh. Yes, oo. Pero doon sa, ano na yan eh. Kung magkawang EG, may storm, ang Southeast Asia, may Medusa. Ayun yung parang, pag na nakita mo na Southeast Asian team yan, ay, naku po, mahihirapan na rin yung kabila na kailangan na ilang paghandaan ng mga counter yan. Ang easy ah, natutuwa lang kasi ang taas ng energy mo ngayon kahit nanalo yung nouns kanina. Ay, napanalo yung tayo ako doon, naka-over ako sa map doon. Hindi kasi, tawag yun na daddy, maganda rin yung naging run kasi ng nouns sa BTS, NA naman. Sa kaya alam ko na maganda talaga yung magiging performance na versus sa EG na nagpalit na naman ng bagong roster. And yun yung kasi simula lang din ng DPC kaya 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 di mo rin talaga masabi or di mo pwedeng sabihin na 100% secured by EG yun. Katulad nga dahil sinabi ko sa performance ng noun sa BTS. Yeah. Parang si Camille ni Johnny Depp ah. Dinedepensahan mo kaibigan yung EG. Pero alam, tama naman siya sa amin ni EG, di ba? Meron tayong adjustment. So, kasi itong dalawang teams natin nandito, sabi naman ni EG kanina, nagkaroon ng adjustment. Kaso nga lang yung side naman ng Polaris, kahit na dalawa na wala sa kanila, yung isa napunta sa TNC, yung isa naman si Nico, nawala na. Pero good pa rin, di ba? Nagkaroon sila ng nagkakapag-final sila. Pero ito naman, going back doon sa pick, nakita ko ito, Visage, ginamit rin nila ito against some execration game 1 ng finals, na workout naman ni Nevermind na maganda. Oh. Iyon nga sana yung balak yung tanong ko sa'yo eh. Like, syempre nakilala natin si, ano, si Polaris, di ba? Na parang na, kailangan maging maganda yung performance ni Nico. Or, di ba? Like, laging siya yung sa offlane. Since mas natutukan mo yung Polaris dun sa BTS, kamusta naman si Nevermind compared kay Nico? Like, anong difference nila sa offlaner na tingin mo na napansin mo? Si Nico, si Nevermind parang, nananalo ang ginagawa niya nananalo sa lanes ganun tapos hindi tulad ni Nico si Nico kasi playmaker talaga ng Polaris siya yung talaga nagbibigay ng tempo para doon sa team kaya nga magkakaroon ng malaking problema nung nawala si Nico eh. Pero at least kahit papaano ang ganda naman ang naging nangyari diba yeah. Siguro nakapag-adjust na sila yes totoo yun I mean di ka naman basta magcha-champion ng 3-0 hindi ka na kundi na sila nakapag-ayos diba sa kaya nga eh I think si Nevermind din yung kaisa-isang ibang lahi sa Polaris. Mm-hmm. I think Laos yata 'yon yung bansa niya nakita ko. Kasi si TMB dating ano eh Grind Sky ba na player. So kumbaga inisip ko baka ma-awkward din siya ganun or syempre ma-out of place siya kasi siya yung nag-iisa. Kasi typically gusto mo may at least isa eh, isa na kumbaga na pareho kayo na hindi nag same language, same country, para kumbaga para mo force yung teammates mo na mag-speak talaga ng English kasi more than one yung hindi nakakaintindi ng Tagalog. Ayun, tama. Alis may halong Pilipino si Nevermind nung din. Hindi natin alam. Pero alam ko ang Cebuanos, ang parang magagaling naman sila sa speaking yung language lalo English eh. How? Hindi, si Nevermind yung problema natin eh. Ay, lang, hindi natin alam. Pero sa performance naman, mukhang Gucci naman eh. Tignan natin, syempre, dito sa game number one. Shins, eto na, talo na yung mga kalaban mo that day. Yung, yes, we kept talking about BTS. But that's a small tournament. That's just, kumbaga, di mo masasabi na, seryoso ba lahat ng teams na doon. Eto talaga, DPC. This one is that tournament that really counts. Yun, diba? Totoo. At ito pa yung napansin ko sa side ng Polaris that day na. Naalala mo, last season natin dito sa DPC, sa regional qualifiers, ang ganda rin ng mga unang run ng Polaris. Isipin mo, tinatalo nila yung T1, di ba, nakaka-2-0 sila, malinis. So kumbaga naisip natin, kaangat nila sa division, from division 2, tapos sa division 1 na sila last season, tapos natutu-0 nila ng team. So parang, sino to? Mukhang maganda yung magiging run ng Polaris, mukhang sila yung looking good to qualify. Pero towards the end, Mars, nung DPC, doon sila parang na-figure out ng mga team. So, ito yung kailangan tingin ko i-work out ng Polaris. Na, kasi ano to eh, hindi to sprint eh, napabilisan maka-points. Ito marathon to eh, kailangan mag-survive ka. Ma-maintain mo yung top points mo all the way to the end ng DPC. So, yun yung tingin ko yung parang magiging goal ng Polaris. Kasi malakas na sila eh, last season. Hindi lang nila na-maintain yung lead nila in terms of winning and winning games.
Yun nga, totoo nga yun. Alam mo ba, nung nagkaroon pa nga ng tiebreaker eh, nung tour 2 eh, di ba? Nagkaroon pa nga ng yung Polaris, di ba? Sa kanilang page, di ba? Nalagyan sila na magkaroon ng tiebreaker. Although, na 2-0 sila ng T1 doon, doon sa pagkakataon na yun. Pero to Mars, going back doon sa may drop, kompleto na tayo. Point out ko lang yung Polaris. Talagang mahilig sila sa position 5, laging merong sustain. Lagi merong aba doon, merong pugna. Tapos this time, yung Witch Doctor, talagang way to protect si Natsumi. Tapos masakit din yung damage na pwedeng i-provide, diba? Lalo yung Witch Doctor, meron pa silang control. Kaso maganda naman yung power-up ng stun. Talon Esports naman dito, nandun yung combo. Arena, tapos Wong's Command, nagwo-works well. Nandun yung Wong's combo na pwede pang gamitan rito ng Mars to Mars cases. Tingin mo, Mars, sa magkabilang panning kompleto na tano, kayo yung ka ba rito? Ako kasi ano, syempre ako, simplicity is beauty eh. Like kumbaga doon ako sa parang mas madali execute, hindi ganun kalaki yung cooldown ng let's say ng spells. Sa side naman ng Polaris, si Tidehunter lang naman talaga yung pinaka-iisipin mo. But I like yung team fight ng Talon, 'di ba? They have good arena, they have some two hero initiator, tapos yung supports nila may pang-counter din, 'di ba? Maganda din yung nightmare dito sa game na to. Yung enfeeble din pati. So I think I'll go game 1 for Polaris. Kasi nga, yun sa simplicity ng draft. I just feel like it's much easier to execute. Saka yun nga, yung Pangolier, kita mo, medyo na-counter na ng Fiend's Grip, di ba? And then, if you look at the heroes ng Polaris, like, unless naka-position yung bird mo, or like, you have Ravage, yun, yung kailangan nilang pang-cancel dun sa Fiend's Grip itong si Hyde. Kasi, kundi, makasashutdown si Lelouch dito sa hero niya. Pero match-up naman ng Pangolier at saka Ember Spirit, yung kung makapag-survive naman sa Pango. Which is comforting naman to Lelouch. Yeah, that's actually a little bit, I believe, Pangolier favored yung sa matchup na yun dahil sobrang ganda ng attack animation mo. You have a really good, let's say, pag I think the level 2, level 3 yata yung swashbuckle mo, you can almost always tanggalin yung shield sa isang lane, diba? Saka kung baga mas malaki yung kill potential ng Pangolier sa lane before level 6. Ayun, compared dun sa Ember Spirit. So, yeah, if Lelouch can take advantage or kung magiging sobrang ganda yung laning phase niya. Kasi ano yun eh, minsan kahit na ma-counter ka, but if you're really rich, it doesn't matter na may counter na phase grip or may stun sa'yo or whatever. Ganun. So, ayun. Nakapag-survive siya, nakagawa ng magandang lane, nakapag-snowball. No? Parang yun yung win condition para dito sa side ng Polaris. Makuha ka ganun early game, no? Bayan, dali naman ipasok ang Pangolier. Rolling Thunder lang, goods na. And dami naman nilang pampalo up for the side of Polaris. Oh, ang tawag dito, yung, saan ko ba napanood yun? I forgot kung sino yung nag-i-stream na yun. But I believe middle lane din eh. And then, nakalimutan ko sino middle lane, either si Thompson or nasa, The first blood is brought to you by PhoenixBet.io. Siyempre, don't forget to use our promo code PONWXC when you do register at saka hashtag BetResponsibly para sa ating mga bettors. Grabe ang init ng laban. Pwede naman pagka-join in natin sa game. Wala, 5v5 agad yung bakbakan natin. Yung mainit. Pag-stinger pa lang, stun na kagad. Ayun nga eh. Saka kita mo naman, ang daming sumulong ng swashbuckle dun sa teamfight na yun. Kaya pumaburo sa kanila yung engagement. Kaya okay din naman yung level 1 ng teamfight ng Talon. Like yung pick-off nila. Pero yun nga, medyo naka-off guard sila. Kasi papaangat sila sa high ground eh. Oh. Nag-i-sync ko rin na ako saglit. Ayan. Wait. Ganun yung soul assumption din, oh, nag-build up. Pag-abot, tapos mag-agad ng damage na na-provide. Oo. I mean, Monkey King, he can harass him. Tawag dito, sa early levels, panigurado. Pero, I said that the Hunter pala yung ginawa nyo ng support dito, tama. So, never mind the visage nga pala ito, pero? Oo, yun lang. Naku po. Pero wala na sila magpo-provide na stun. Medyo masa-zone out lang nila si Nevermind, pero goods naman. Meron naman siyang sustaining item. Nandun naman ang tanong. Ang tanong, kung ano? Si, ano ba? Si Savius ba? Ay, may dalang salve. Wala. Nag-salve naman. May salve naman kanina yung si Nevermind.
Okay. Kasi hindi pa yung maparating na rin naman na courier. So hopefully they have a sustain. Kasi mahihirapan sila. Pero kita mo naman ginagawa ni Hyde dito. He's trying to meet up with the creep para para makontest niya yung pool. Kasi ito lang talaga yung pwede. Kasi panigurado. Laning pace, hindi nila kaya tong Bane Elemental Monkey. Pareho silang countered sa lane na yon, level 1. Wala silang magagawa. So tingnan natin kung magiging successful yung hatak ni Sabius sa Tidehunter. Parang nagiging ano na rin, no? Nababalik sa meta itong MK na carry. Kasi sa unang pinanood ko yung Enigma Galaxy, kasi pinanood ko kasi na, syempre, na doon si Sumail, plus si Miracle. Parang twice rin nila ginamit. May ilang base ko na nagkala sa DPC ngayon na yung MK na nabalik ulit sa position 1. Pero usually, di ba, position 4 yung nakikita natin for position 4 na support. Tapos kasi maganda yung vision, tapos initiation. Pero this time, ayun nga, carry role na ulit siya. Yes. So ano eh, tawag dito, yung mga offlaner kasi let's say you're going against Tidehunter, Mars, Team Burso, yung mga ganyang klaseng hero, talaga pumapabor si Monkey King sa matchup na yon. And then si Monkey King din kasi yung pwedeng hero na i-flex mo sa 4, nakita din natin yan dun sa OG, diba? It works out, so ayun, isa rin yung sa mga rason ko bakit na pipili ulit or yung hero. So, total na, sabi mo na yung OG eh. Yung OG na 2-0 kahapon. Ang ganda ng game. Parehas na comeback. Nabanggit ko lang guys ha, kasi yung sambayanan, nakatutok dun kay Misha kung matatalo man, di ba? Siya ang CCN eh. Pero ito nga, 2-1, 2-3, tinamaan. Plus yung second skill. Kasi may paralyzing ka sa pinakawalan. Etong si TMB. Medyo grabing kill potential dito sa top lane. Kapag nag-connect yung kanilang mga crowd control, maaring mayroong bumigay na isang hero. I think si Witch Doctor yata, isa sa mga hero na naka-receive din ng buff. Like, sa pinaka-last patch natin. Just a little bit. But, you know, sana mabuff pa. Ayan, yung mga support natin na nalilimutan pa. Nalilimutan na nating hero pa pala. Medyo nasasawa na ako dito sa Bane Elemental at kung ano-anong support. Eh. Buti nga si DP, hindi na siya viable na position 5 niya. Meron minsan ginagamit pa rin kahit nagkaroon ng nerf. Kala ko nga, hindi ko na makikita yung Death Prophet ulit. Pero, di ba, nagagamit at napipick pa rin kahit nagkaroon siya ng nerf. Yung 50% na lang yung damage sa may tower ng exercise. Hindi, pero sa ano, I think sa core role, I think, pasok pa din siya. Ayun, pasok pa rin, yes. Si DP. Pero itong sa top lane, ha? Looking good, I would say, for the side of Talon. They're getting some really good trades. Kung makikita mo, ang ganda ng farm ni Mars. Nakakasabay din naman si CK dito. But I feel like yung kill potential ng Talon is much higher just because yung double initiation kasi cookie into spear and may bushwhack ka pa, diba? Tas yung scat, yung blast pa niya. Ayun, ang laki ng damage output nila dito sa lane. So, kailangan mag-ingat dito ni tropang na Tsumi kasi pag na-auto position siya or say bumaba yung health niya, kayang-kaya siyang patayin itong dalawang hero na. Parang ito na nga, speaking of cookie na binabanggit mo kanina, Spear of Mars, oy! Oy, yun lang. Hindi nga tumama, medyo nakalayo na yung isang Witch Doctor. Habang si Natsumi naman, sasalo siya ng right clicks kay KP. Pero okay naman, good thing. Nakapag-survive naman sa lane. Nakunat pala ng Mars, no? Double Bracer setup pala. Yes. And ito na, nakuha na nila. See, never mind, dun sa sa visage niya. Yeah, the power of Bane Elemental and Monkey King. They completely countered yung lane na yun. And also, since late din, nag-TP si Tidehunter, pero wait lang. Naku po. Nandun yung Maledic. Nagbe-build up para dito mga kaibigan sa Snapfire and Q is down. EMB makaka-pick up ng kill. Yun nga, since late nag-respond si Tidehunter dun sa lane, hindi niya nahatak agad yung lane. Dalawang heroes yung nag-pressure kay Visage. Kung magkasimula pa lang, disadvantage na agad siya, never mind, di ba? Rugi na nga siya sa hero matchup, 2v1. Tapos, ayun nga, na-zone out pa siya or na-pressure pa siya ng maaga. So, talagang tamang salvage na lang itong lane nila sa ngayon. So, kasi at the same time, ayaw mong as a Tidehunter mag-glitch ng sobrang daming experience sa babae. Yun din yung kailangan ni Visage. Yes, guys, Division 1 po to. Eh, Visage, sobrang kailangan talaga na mag-level 6. Kailangan mo yung familiars eh. So, sobrang OP marks kapag nagkaroon siya rito ng shard. Nakapag-outplay yung true form, stone form. Ayun na nga eh. Pero, ito din yung ano eh, yung Visage eh. Either sobrang lakas niya, or sobrang underwhelming niya. Like, madalang ka makakita ng Visage na, like, say, in between. Ito di Mars, diba? Si Mars, yung klase ng hero na hindi mo kailangan ng sobrang daming farm. Kahit mahirap ka, you can do a lot isang teamfight. Yun yung difference sa darong support na to. So, never mind, as
Oy, pero wait lang. Oo. Oh, git na. Siyempre, rotation. Nandun yung power rules. Pero, naagaw ni Savius ang Heus rune, ha? What if nakuha ni Mikoto yung Heus rune? Ego magiging problema. Pero ang galing ng rotation ng supports coming from Dor Polaris. Commended yung kanyang Tidehunter. Oo. Panigarada, panigarada yan. Tsaka hindi, wala na rin siyang gagawin sa baba, eh. So, kailangan na lang niyang tulungan si Lelouch dito, doon sa mid lane. So far, no? Two levels ang gap. Nevermind against kay 23 Savage. Naku, oh, yun lang. Buti may tango. Yeah. Isipin mo, ang daming puno doon, eh. Nakatama siya ng guest. Diba? Commended, commended si Nevermind. Pero doesn't change the back. Na nanzo-zone out pa rin siya doon sa bottom lane. Eh, ito rin yung mahirap kapag nag-Tidehunter ka, di ba? Siyempre, counter din ni Monkey King doon. So, you don't have a lot of help. I think, kailangan ni Lelouch na tumulong. Maybe kapag masyado nagda-dive na, or nagiging aggressive yung positioning ng Monkey King, pwede siyang mag-TP, ikot, di ba? Pwede nilang ma-turn around. Oh, ito na naman. Yes, wala na sa puno. Pero ito na nga, speaking of rotation, ito na nga yung sinasabi mo kanina na tulong coming from Lelouch. And a Pangolier with the Rolling Thunder. Kapi-pick up nila ito si Hyde. And getting yung support. Pero buti na nga lang yung presence of mind. Nandun kagad kay Lelouch para baka panyo-kanyo kakampi. Pero si Q is here, mga kaibigan. Here comes Monkey King. Tumalon with a boundless strike. Dalawang stun yung inabot. Sa kanan si Nasuman. Sa kaliwa yung Pangolier. Grabe, nag-isa na kill. For Q, yeah? Savage. Dito sa may bottom side, mga kaibigan. Sabihin ko nga sana, ano eh. Parang magkano magkaiba sila ng target. Okay. Kasi it's okay. Pareho sila nakakuha ng isang kill doon. So, all good in the hood. Ang tawag doon, calculating. Yes, yes, yes. Tama ka dyan, tama ka dyan. Hindi, pero kasi ano eh, ang unang nakita yata ni Snapfire doon, si Visage. Ano lang, talaga. Kasi Monkey King naman, kumbaga doon na siya nag-react agad kaya doon na siya nag-go. Pero ayun nga, ang hirap na to. Ako, after yung kill, naku, Savius umamatay. Alam, yeah. Pero hindi ko talaga din yung Talon Esports, talagang tumalon sila kanina, Mars. Oh, totoo, 'di ba? And this is hard para sa side ng Polaris. Mhm. This side sa side ng Polaris kasi kung titingnan mo yung lineup ng Talon, Daddy A, Monkey King, Ember Spirit, like yung mga hero, they have some really good scouting, good maneuverability. Na kaya kanilang tawag ito araw-arawin, kaya kanilang bigyan ng pressure basta the fact lang na hindi sila nakikita sa mapa, malatakot ka na kagad. Eto na naman, tulog, pero nila pag nakagad yung kumukong smash brush. Oo nga, nagkamali nga. Ang natin nilapitan muna niya, pero it is what it is, nakasurvive si Nevermind with that one. Pero balikan ko yung sinasabi nga rin, Ishino, highly mobile yung mga hero ng Talon Esports. Talagang Talon sila. Oo. This game number one. Si ano din? Si Ember, saka si Snapper, tumatalon, di ba? At malapit na rin, siguro malapit na rin magka-dagger itong si KP sa kanyang Mars. So up na sila dito, highly mobile na hero once na nakuha na niya yung kanyang item. Oo. Si dagger. Ember na yun ang first item niya. Okay, may comeback naman kahit pa paano, di ba? Kasi hindi, mahirapan talaga si Lelouch na tumambay dun sa gitna eh. Kailangan nilang i-ally dun si Tidehunter. Kailangan nilang i-spread yung mapa, ma-utilize yung farm. Pero Mikoto. Oo nga. Medyo malalim. Nandito si Lelouch. Binapumpik yung kanyang Rolling Thunder. Mikoto rin sa may gitna. Tatlong hero yun na kanyang nakasalubong. Iiwan si Sabius. At Remnant out. After mag-Remnant, nakakuha pa nga siya rito ng kill. Wow. Yes, yes, yes. Calculated sa side ng Talon. And kita mo naman, di ba? To amplify yung kanilang lead, they have some really great vision that kita mo yung deep wards, they have some rune wards dito sa as at sa baba. So talagang they're going to make sure na mas secure ni Mikoto yung mga rune para mas maging maganda pa yung aggression nila. Speaking of wards, vision, nalaban sila under their vision. Maganda yung vision din sa may triangle. Mikoto, kitang-kita nga niya yung mga hero at wala siyang takot. Wala pa namang Ravage at Tidehunter, pero kahit na mayroong Ravage, wala namang pang follow up pa itong side ng Polaris. Bottom side, level 6, finally si Nevermind. Savage will be saved itong Fire Snap Cookie. Pero yung familiars na lapit pa rin mga kaibigan, at si Mikoto magpapakita sa kaluwa. Here comes the first time na nakita ko yung Mortimer's cases na kaka-level 6 lang dito ni Q. Grabe, masakit. Yung sakit! Grabe! Wala yung pressure, yung pressure ng Talon for the side of Polaris. At out si Mikoto with the Fire Remnant. Yeah. Much expected this to happen, especially after
After nung laning phase dun sa bottom lane, di ba? Sa top lane, I think they tried to best, pero naka-even trade pa rin sila eh. Dun sa Mars versus sa CK matchup na yun eh. Ewan ko lang kung paano nila masasalvage to. Panigurado ba bagsak na tong Taurus again? Sobrang ganda. Oy, reality rip. Kaso, kung may pahila, may paalis. May paalis yung may goto. Oh, ano? Problema, yun lang, problema sa Tidehunter na support, no? Yes. Kailangan nyo talaga yung levels. Oo. Di saka, dati yung nakakalimutan na then, they don't have that instant lockdown, that reliable stun. Diba? Like, yung bawang ni Witch Doctor, kaya mo i-dodge yan. I mean, kung may bawang yung Witch Doctor, may Luya yung Chaos Light, diba? Itang-pita mo na parating eh. Oh, kailangan nila pa ng blink. I think si Palantir is one of the best hero that could shut down or secure yung stun ng Ember Spirit. Pero syempre, kailangan mo ng blink dagger, di ba? You need to have a good positioning sa team fight na yun para ma-secure mo yung ano na yun, yung lockdown na yun. Plus, you might even have to commit yung Ravage mo. Speaking of Ravage, wala pa din. Dalawang wala supports pa. Mo, wala pang level 6, yun. Question mark. At diba, nangyari, natalo sila sa lane, so para, tulad na sinasabi mo kanina, ayaw mag-soak in ng X-Spirit o ni Sabius, inalisan niya sa lane. Yeah. And kung titignan mo din, since hindi ganun kaganda yung naging lane ni Nevermind, kung titignan mo yung heroes ng Polaris, hindi rin sila ganun kabilis mag-take down ng tower, and kita mo yung sinimulan nila yung tier 1 tower sa bottom lane, punong-puno pa yung buhay, parang hindi yata lumapit yung crypto. Matagal, lane lang yung nangyari. O kasi Sabius, umalis siya sa lane, lumipat siya sa, nag-ikot siya ng mapa, pinakamaganda lang naman nangyari, nakuha niya yung haste rune eh. Pero after that, wala naman, di ba? Yeah. Smoke? Oo. Makikita nga nila si Hyde, pero meron pa nightmare to eh. Ako, ginamit pa yung ito. Matay pa rin. Yeah. I mean, siguro isip nila, maybe nasa area, yung, Talon? Baka mag-engage pa sa engagement na yun pa. I guess slow cooldown naman yung Pangolier na ikot. So I guess that's fine. Just a secure kill. Nakakuha na rin silang Taurus sa baba. So finally, they have some space to farm or room to move itong Polaris. Pero it's not gonna be enough. They need to win the next team fight. Pero ito na yung ano, isa pa. Shoot, nakalimutan ko talaga kung sino nagsabi nun. Kasi ano eh, parang may nagtanong na viewer, bakit diffusal yung binili mo compared sa, let's say, kung magmama-Elstorm ka, as a Pangolier. I think with the Diffusal, it deals more damage. I know when you have three melee heroes sa side ng Talon, they also, tawag dito yung mana. Yeah, there you go. Yung mana pool. Mababa din yung mana pool. So, sobrang ganda talaga ng Diffusal this game. Saka yun nga, it just deals so much damage. Grabe. Yan ba naman na yun? Pumoto kayo, ano? Oy! Laso may pag-nip! Nako! Ano pa alawa? Tabaki natin. Na-jinx mo. I mean, yung item naman yung binimension natin. Ayan. Pero yun nga, since he opt for a Diffusal, it means na madedelay yung kanyang Blink Dagger. Totoo. So that could also be a problem. So Polaris, I think, iwas muna sila dito. Even though they have Ravage, I think magandang gamitin to, counter-initiate lang. Let's say like, this kind of place na mag-dive in yung Polaris, maybe deep into the tier 2 tower, tier 1 tower, kung sino nila i-depensa. Okay, tolohati ko agad yung buhay. Diyos ko, ang sakit! 30 more skills pa lang! Hindi na nakalapit yung ibang hero! Ganun na agad, bumagsak na agad yung Nevermind. Pinatulong sila Luz. Pero here comes the Rolling Thunder, nagkasama nga siyang Familiar. Inabot mga kaibigan itong Bane Elemental. And so another stun will connect din po kay Mikoto, pero meron siya sa Tide of Fist. Nalaban sila, Scatter Blast to slow down. Itong si Pangolier the Luz, another stun, coming the Familiar. Okay naman, hindi tatama, pero ang sakit! Lang! Nagpag! Gumabi! Damage eh! Gumabi na di eh, hahatake na, nasana ni ano, ni Natsumi, si Mikoto doon. But yeah, like again, like the fact that you have an early map control, I think, nakikita mo, 9 out of 10 yata na kay Ember Spirit yung rune. Pang ilang beses niya nang nakakuha ng double damage? Swerte naman! May tropa ang Mikoto dito, lakas makahiling. Ay, medyo ang hirap na teamfight doon sa baba, ang kasama lang, isip mo si Nevermind. Kailangan talaga niya ng items dito at magpapakunat sa kanya. Mortimer skills lang sapat na. Hindi, ano to, dapat ang mangyari dito, medyo priority na nila si Tidehunter, yung farm. Hmm. I think, makapag-farm pa din naman si Nevermind for sure. But I think at some point, si Sabius kailangan niya makahanap ng wala. Pagpaparman para makuha yung Blink Dagger niya.
Sobrang tapang ni Miko, sobrang tapang ni Miko to, easy. Kitang-kita niya yung bawang nalalapit eh. Kayang-kayang niya buwasan eh. Hanggat walang blink dagger si Lelouch, hindi ganun nakakatakot. Okay, nightmare dodge muna. Pero ang dami na commit ha, yung Rolling Thunder din. So walang threat ng Rolling Thunder coming from this may Pangolier. Lang segundo rin wala yun. Yeah, again, it's just the support. Yes, yeah, so just picking up yung crumbs na iniiwan ng Talo. Siyempre, kailangan makuha mo yung cookie, yung juicy na core, di ba? Hindi yung mga nahuhulog lang na chips. Yan sa gilid-gilid. So, yeah. Yan nga, Blink Dagger, panigurado, is gonna be a good timing sa side ng Polaris. Pero, ano eh, in the end of the day, I think they still can deal some good damage since CK pa din naman yan, di ba? They have Maledict, they have Death Ward, they have Pangolier with Rolling Thunder, may Ravage sila. They just need to find a good fight. Yun lang. I mean, syempre, easier said than done. Kasi syempre, kasi syempre, yung Talon, iniisip din nila yun, di ba? Pinaghahandaan na nila, oh, pag nagka-BKB din yan. So, wag lang, sana makakuha yung Talon ng Blink Dagger bago makapag-pick up ng BKB yung Radiant Time. Wala, alam ni Megoto na cooldown yung Rolling Thunder, kaya wala, yun lang ang threat niya eh. Kaya naman niya ilagan dito yung Paralyzing Cast. Mas ang problema pa rito, Ishii, eh, syempre, walang threat na pwede pumunta ka kagad sa backline. Nandun naman yung familiars nakita kagad yung Fever ng Pangolier. So, kita mo, hindi, walang way para mapigilan yung Mortimer's cases, laging pasok eh. Hindi pa nga natin nakikita talaga na pagkuman yung side ng Talon Esports, ano? Kasi, yung frontliner ng Talon, Daddy A, eh, di nila matibag. Paano ka papasok dun sa backlines kung yung frontliner pa lang, ang dami na agad pressure, Ember Spirit, you have Mars, di ba, meron kang Monkey King. So, ang hirap i-deal yun for the side of Polaris. Not with the items na meron sila sa ngayon. Ah, wala. Naangulit lang si Mikoto. Pero grabe yung space na provide ni Mikoto rito para kay 23 Savage na happy farming, 18 minutes mga ibigan. Happy farming yung kanyang Monkey King, top of the network. Di naman nahuli si Natsumi, alas 400 gold lang. Pero ito na nga, yung side ng Polaris wants to do something. Nag 5-man smoke, 4-man smoke rather. Nagpakita na si Nevermind sa may gitna. Makikonnect kaya nila yung Ravage. Tapos yung follow-up na nila na ibang stun. Let's see. Rolling Thunder, pinapump fake. Gusto nga nila si Mikoto, pero hindi ganun kadali eh. Hindi talaga. Kasi nakapag din sila eh. I mean, may decent yung vision dito ng Talon. And walang hero nagpapakita. So they have an idea na naka-smoke up or naka-group up yung Polaris dito. It's just that mukhang wala silang matitira. Kasi ano eh, kami silang pampronta din eh, yung Polaris dito eh. Saka yun nga, without a Blink Dagger, which is eto na, meron na kay, ano, kay Pangolier, mahihirapan sila mag-initiate. Pero with this one, tignan natin kung mas mapapaganda na engagement nila. Pero kitang-kita yung ano ah, location dito ng Polaris. Ganda ng vision ng Talon. Polaris, may jungle, no? Grabe, 23 Savage, have all the time in the world. Walang gano'ng pressure sa kanyang pagpa-farm. Pero yun nga, na-question pa nga natin, di ba? Dalawang buwan na wala alos matutuman sa wala yung Talon Esports. Pero parang hindi nagbago. Yung laruan nila sa may Division 2, ganito pa rin. Magaling at malakas pa rin. Oo, kumbaga, ito yung ano, yung magandang Talon, hindi yung tumatalong, ano? Kumbaga, ito yung Talon na nakaangat sa Division 1. So talaga may papakita to, so... Yeah, I love the addition doon kaya 23 Savage. Pero tignan natin kung gaano nga ba sila kagaling. Kasi syempre, kahit anong galing mo dito sa Division 1, Daddy A, TI pa din eh. Kailangan mo mag-qualify sa merger na hindi pa ganun kadami yung points nila, di ba? Kailangan nilang mag-qualify at mag-perform well sa major kung gusto nilang ma-secure yung direct invitation doon sa TI natin. Kasi kung hindi, qualifiers ka, isa lang yung slot dun, bakbakan dito sa Southeast Asia, mahirap mag-rely to. Hindi mong kalaban, Diyos ko dahil, lahat naghahangad, di ba? Oo. Hindi ganun kadali. Yes. Pero to, Roshan take, ang gusto nila. So maganda naman yung kanilang minus armor dito, coming from the Scatter Blast. Do they have an idea? Walang vision wala, eh. Wala, oo. Ano, wala ang vision. Maganda kasi yung vision nila, ito na mo, may clip ward sila, malapit sa may tier 1 tower na nabasag na. So wala, ayan, ito yung, wala, yung vision nila, ayan, pinapakita, pinapag nga ng ating observer. Ito may vision ng Polaris, they don't know na nangyayari yung Roshan. Siguro, ito na, nalaman nila, namatay na. Ayun.
Shoutout ka nga lang pala si Joshua Lenojit. Uy, wala akong wala akong pinapatamaan. Kumaiti naman. Ay, hindi yung nakasalanan yun. Ayan. Shoutout siyempre sa mga nanonood, guys. Huwag niyo pong nakalimutan. Like and share niyo na po yung stream natin. Yun. Pinakamagandang gawin niyo, mga kaibigan. Eh, like and share niyo para malaman na meron tayong link dito sa Kuya Nick. Official coverage sa Filipino coverage nga tayo ng DPC. Mamaya rin, maganda rin yung laban, ha? Boom! Okay. Esports, laban sa... SMG, no? SMG, yes. Yes, yes, yes. Ayun na, isa pa yun, yung SMG na yun, yung controversial din. Nalalaman natin sa mga casters yan mamaya. Diyos ko, Lords. Ayan. Ay, sino ba yung singko nila doon? Si ano, si Pailaiday na yan? Pailaiday. Si Dai. Si Mr. Position 7 ba? Oh, Ravage! Kumanek na rito sa Mars, pero may una agad na sila nabura, which is yung Bane. Ano naman mga kaibigan yung Death Ward? 23 Savage Pops yung kanya BKB. Meron siyang Aegis of the Immortal. TP out lang. Wala naman sila dun tumatagos na spells dun sa may BKB. So, makakapag-out. So, gandang gulat factor nun, ha? Kami from the side of Polaris. Oo. Kita mo naman. They have the damage. You have the team fight. It's just that sa second go-around, syempre, wala nang Ravage that day. So, pwedeng pagkabuhay ng Mars, pagkabuhay ng Bane Elemental, they still have Pinch Grip, meron pa silang arena, they could still take a fight. Pero, depende na lang sa Polaris yun. Kung kaya nila makapag-play safe, maka-minimize ang casualty bago mag-up ulit yung ano nila, yung spells nila. Pero panigurado, that's a good team fight sa side ng Polaris since na-delay nila yung timing ng Talon. Pero speaking of, grabe! Almost! Double damage na naman! Ano naman? Daddy! Siguro kung meron tayong double damage. Diba? Papalitan na natin yung pangalan niya, Mikotri na. Kasi tatlong beses na nakakuha niya ni. Di ba? Yes, colors! Isipin mo ilang posibleng rune yung pwede mong makuha. Palagi may double damage. Mayroon naman. Kaya nagurto ko na bura yung buhay ng Witch Doctor. Shoutout nga pala kay Mami Helenita Ong. Uy, shoutout kay Mami. Magandang hapon po. Hapon po. Ngayon. Eh, may laban. Magandang scouting na agad, no? Magandang scouting na agad from Mami para matipan niya na agad si Scam. Oy, meron tayong post. So, lag sabi sila ng 23 Savage. Oh, kali. Tingin mo, Ishi, paano comeback fight dito ng Polaris? They are down 9k network. Yes. Paano kaya? Kasi kung sasabihin ko sa Talon, kitang-kita naman natin kung paano sila team fight. Yeah. I think initiation pa rin na they have the lockdown they need. Panigurado, hindi magandang pasukin si Monkey King ngayon since he has the Aegis of Immortal. But if you can jump in si Monkey King, kasi alam mo naman pag may Aegis ka minsan, mahil kang mag-overstep or out of position, aggressive type of stuff. At 23 Savage, so let's say, makuha nila lang mabilis yung Aegis of Immortal without committing, let's say, yung Ravage nila or like yung Pangolier ultimate, I think that's a really great fight. Or maybe, kung hindi naman si Monkey King, kung ma-pick off nila si Ember Spirit. Like, these heroes are strong kapag na-pop nila yung BKB nila, kapag, tawag dito, kapag nakapag-counter-initiate sila. Pero kapag sila yung unang nagawan mo, as Polaris, say, mag-blink Ravage, or mag-blink Pangolier Ikot, or sa CK Stun, yung mga ganong klaseng baga na hindi na makakapag-gamit ng spell or items itong si Ember Spirit. They can minus one any hero side ng Polaris. I mean, Polaris, ng Talon, easily. They just need a good initiation. For sure, Vision. Vision is going to be the key. I mean, they have birds, maybe scout it out, pero, ayun, kailangan nila ng unang initiation. Minus one agad, kumbaga, sa umpisa ng team. But if they wanna take or win, ma-turn around itong scenario na meron tayo ngayon. Yun nga eh, pero ang nakikita ko rin dito, tama nga sinasabi mo nga ron, Ishii. Kasi ang nakikita ko lang for the side of Talon Esports, is ready sila. Kita mo yung mga vision nila rito. No? Sa triangle, sa jungle, tapos plus si Mikoto na nagro-roam around. Ang hirap, lumaban para sa side ng Polaris. No? So, paano magugulatin yung Talon? Nakita na kagad kayo. Oo. Ay. Talagang ano lang. Make sure na kung mag-take sila ng fight, meron silang sa may cliff, may observer ward sila naka-ready. Ayan. Or yun nga, or yung mga sobrang aggression. Ito, ayan, umunahin na kagad nila si Sabius, then alam nila yun yung X-Factor na pwedeng meron, yung side ng Polaris. Mikoto with the BKB! Wala nang sagot itong side ng Polaris, kami pun sa may BKB.
At Natsumi, delikado nga. Kamunti ka na. Buto nakapag-armlet tagil. Yeah. After BKB goods na, no? Oo. Oh. Oo. Oh. Wala talaga eh. Wala. They don't have a BKB piercing spell. Para sa side ng... sabi la, meron silang ano eh. Meron silang pins grip eh. Saka, yun nga. Since yung Tide Hunter mo, support. Hindi siya ganun nakatakot. Hindi siya ganun katanky. Kumbaga, doon sa mga engage. Hindi siya yung Tide Hunter na kapag nasa gitna, nag-depend ng Tori, matatakot ka na, uy, hindi pushable yung lane na to dahil may Tide Hunter na nakabalandra doon. Pero wala, since it is a support, hindi pa naging maganda yung startup niya. Kaya, yeah, easy peasy kill. Kumbaga, walking 250 ang nakikita doon ni Mikoto kanina. Siyempre, nandun na yung ano eh, yung control gamit dun sa may Ravage, diba? Nabigyan na kanina si KP eh. Ano nila lang mangyari ulit. So, okay lang kay Mikoto, i-commit yung kanyang BKB, mamatay yung Tide Hunter. Wala, good yeah. Stuff work side of Talon eh, pagkawala yun. Eh, single saka target na eh. Single target na yung mga stand rito ng Polaris eh, after that. Yeah. Pero Rolling saka... Thunder, magpapasok man, kita na. Yes, Mars. Kita si Lelouch, uy! Ganda kasi ng vision. Nasi pa. Grabe naman. Tapos yung follow-up, dagger coming from you. Scatter blast into the snap, fire snap cookie. Tapos, Diyos ko po, boundless strike. Nandun yung control, pin to the ground mga kaibigan. Coming from sa may jungle, napunta papuntang Tori. BKB, ginamit ka ni KP. Ay, meron das. Patay pa rin si TNB. Kumari, di ako kita. Hindi, pero at least resources yun, napagamit siya ng das. Di ba? Ah. Eh, pero ay, yeah, ano pagas, napagastos. Oh, das a BKB, nag-BKB si Mars. Para sa support, di ba? Pero oy, consolation prize. Yes. Nakuha ni Natsumi. Kailangan niya ng mga kills ngayon. Next item ng Chaos Knight. Ang binubuo niya. Hindi ko nga napansin, ang bilis din nilipat ng cameraman na. Ay, ay, ay. Okay, so Blink Dagger, save use. Kaya mo yan, may pupundar mo yan. I think yung ano nga eh, Philosopher's Stone napunta pa sa Talon. So, kalungkutan. Lalo pag behind ka, yun yung dream item mo kasi support eh. Sa mga supports talagang yan, OP na item. Gustong-gusto mo makakuha yan. Kasi wala, yun ang kalungkutan. Rolling Thunder sa wala na naman si Lelouch. Oh, pang ano din, out. Pang clear ng wave, gano'n. Di saka ano eh, yung lineup din kasi ng Talon, hindi sila ganun kalakas mag-siege ng high ground. So, unless they can secure 18-5, katulad dito. Ay. Medyo hindi maganda positioning dun ni Hive. Hindi kitang kita yung akum dun ng isang Bane. Yung nga, like what I said, unless makasecure ng magandang teamfight yung Talon, mahihirapan pa rin sila mag-siege yung high ground. Yes, they have 12k net worth in, maybe waiting the next Roshan, but yun pa rin, yun yung magiging goal nila or yung kailangan nilang parang i-overcome is yung sieging ng high ground. Ay! Sabi ko sa'yo eh, makikita nila si Sabius, si Kokomi talaga nila yung mga big ultimates. Oo, so hindi nila pagpa-farmin yan. Hindi na magkaka-blink yan. Alam nila, yan talaga yung ano, threat. Yan yung threat na pwede silang makakambak dito sa game. So, alisin natin si Watermelon. Wala kaming problema. Totoo. Honestly, maganda naman din yung team fight ng Polaris sa next Roshan fight. So, that could be something na they could look forward or i-take. Or yun yung susunod na laban na gusto nilang palagan. Kasi pag binigay mo pa sa Talon yung Aegis, I don't know. How else are you gonna come back into this game? Oh, pinapot! Uy, na-spear! Si Natsumi, nag-BKB ni mga IBS sa 23 Savage! Tapos na-grip! Na-hold in place yung kanilang Chaos Knight. Natsumi is down. Binigay pa niya yung time 6 kill streak dito kay 23 Savage. Pero meron pa rin sila itong protection coming from their glip. Mag-out naman yung side ng Talon. 40 seconds para taron. Oo. Yeah, it's still pretty scary dahil may Rolling Thunder, Ravage, and you don't know kung may buyback si CK. So, for sure, it's not going to be a goal sa side ng Talon na mag-cheat yung high ground kahit core pa yung nakuha mo. Unfortunately, hindi pa up yung Aegis. So, naku po. Okay, hindi sila pa pala. Yeah, ala rin silang build. Hindi, hinabol! Oh, Ravage ito tuloy! Rolling Thunder into 3 mga kaibigan! Natin, kaso patay yung Chaos Knight, walang buyback, yun lang kalungkutan. Nightmare save! Kay Lelouch! Oh?
kala natin, no? Ayun na, no? Asa, wala, patay yung bida sa side ng Polaris. Di, pero I think that's still a pretty good fight to side ng Polaris. Kasi, they were able to take a fight, disengage, hindi namatay si Tidehunter. Kasi pag namatay na lang si Tidehunter doon, ala, masisetback na naman ng 2 minutes yung blink dagger niya, panigurado. So, at yes, she committed yung kanyang Ravage that fight, but it doesn't matter. Hanggat wala kang blink dagger, your Ravage is pretty useless. So, panigurado, hindi lang gagamitin yan. And nag-force na rin yung Talon gamitin yung mga big spells nila. So, for sure, in the next 2 minutes, hindi mo rin makikita silang lumabat. Speaking of next 2 minutes, less than 2 minutes bago mag-respawn yung Roshan natin. So, kahit pa paano, meron pang onting liwanag na nakikita yung Polaris dito. Medyo pumapamurus pa sa kanila yung mga sitwasyon. Light at the end of the tunnel, no? Kung magka-dagger talaga yung Tidehunter, meron pa talaga silang win probability. Magugulat nila, kita mo naman yung Rolling Thunder kanina, di ba? Yung follow-up ng Rolling Thunder. Asa mabibreak agad yung smoke, alam nila na mahiro, umangat nga agad sila Luch. Alright, inabot yung Mars. Rolling Thunder mga kaibigan, has been committed pero pinipigil. Bigay-bigay namin ito ni KP, here comes the Mortimer's Kisses. Kaso naipit na yata yung side ng Polaris doon sa loob. But si Nevermind, pops yung kanyang scan form. Boundless Strike, tumama na sa may Witch Doctor Chase. Bane Elemental nag-buyback dito mga kaibigan, kailangan tumakbo ng Polaris, Mars. Kailang ang kalungkutan. Nabot Ita mo! Oy! Aabutin pa rin. Aabutin sa may low grounds. Okay. So, offlane for no offlane. Not bad. Para kay Nevermind. Di ba? Naka-takedown siya ng isa bago siya mamatay. Pero yung nakita mo, di ba? Kapag nakapop yung BKB ng Talon, walang damage. Okay lang. Na-break yung pass. Sakit! Grabe! Tingin ko may damage naman. Pero kulang sa hold. Lalo na pag mobile. At the same time, alam mo lumaban doon sa loob ng Wukong's Command, panigurado, di ba? So, I guess you have to survive during the BKB duration sa kanong Wukong's Command. Kasi nakikita mo, medyo awkward yun yung arena ni, ano, dun, eh, ni what is his face? Oo, ni KP doon sa Mars niya. Pero sa taas? Alay, kukomment na rin ako. Useful Lurge. Tumagalan naman yung Visage. Tingin ko naka, hindi ko na alam ko naka, ano na, Stone Form. Pero na yatang charge. Oh, Roshan pa. Ay, ay, ay. Yeah, I don't know. It's really hard. Like, makukuha nila yung Aegis dito. I think that's an Aegis and a Shard. So, kayo na ba maganda ibigay yan? But yeah. I think kay Mars, maganda nga rin siya kay Mars eh. Yung, ayaw ko lang kung meron na siya. Hindi ko napansin. Pero wala yung apoy eh. Wala yung apoy kanina. So, I think may photo yata ako. Ah, hindi. Si 23 sabi. Ah, si, oh, pala si Sabog. Tama, si Unggoy. Let's see. Polaris. Ah, alam ko na. Double damage. Kaya ano? Kaya Natsumi. Pwede. Or pwede yung pag nagkamali. Kasi ano pa din yan eh. Let's say, sieging high ground pa rin, di ba? Hindi sila ganun kalakas humampas ng tore. Pero with the Aghanims ni Mount Kiking, mas madali. Ah, meron na rin palang Ice Cubes Candy. Kung mga yung mga problema nila, unti-unti nila nasosolusyonan. Dati, sobrang yamang kasi nila eh. Ang lungkot nga ng Tidehunter, naka-Scuddy, naka-Silver Edge pa. Ito, pag-follow ka nila, Diyos ko. Ayan na! Ops! Oh, may glimmer! Kaso, unahin nila yung mga nasa dulong-dulo muna. Witch Doctor muna ang target ng photo. Giving him yung godlike. So, dalawang... Double godlike! Okay. Ay, Hirap. Alin, hindi. May buyback naman. Tingin ko nga, ano. Lumapit na si Sabius para makaligtas na yung Witch Doctor eh. Kaya targetin nyo na lang ako na lang. Kaso, kaya nga eh. Hindi, may umgoy, may Ember Spirit na day. Makikita at makikita ka dun. Kumbaga, ang dami nilang vision or field. Malaki yung sakop ng view nila. Fish eye view. Naku, angat na. Na-silence pero wala naman pa kayo si 23 Savage dyan. Andun yung Rolling Thunder. Gusto nga rin i-commit yung Wukong's Command. Remember, level 25, level 26 na to. So, mas meron na siyang talent na pampalaki ng Wukong's Command. Na-break agad nila. Okay, na-proke agad nila Aegis of the Immortal. Here comes the BKB. Arena of Mars nito ginamit sa wasa sa Wukong's Command. Sobrang laki mga kaibigan. Tower ng kanilang target. True form or never mind. Kaso papaulanan siya rito ng Mort First Kisses. Control coming from the Boundless Strike. Nevermind is down. Isang minuto silang wala rito na Visage. Pero pwede disengage ka agad yung side ng Talon. Talaga malinis silang lumaro. Ishii, ayaw nilang magbigay ng hope for the side of Polaris. Ayaw nilang magbigay. Ayaw nilang
Eh, sobrang behind kasi nila, Daddy. Uh-huh. And then yung ages na yun. Maganda siyang opportunity kasi na-pop nila yung ages. Take yung Pangolier Ultimate lang din. Pero, alam, mas makunat pa din eh. Wala kang panangga dun sa BKB duration. Boundless strike. Ang bilis. Just for namatay na nga siya. Kaya sabi ko, ba't hindi tumama yung spear? Namatay na pala. Hindi na inabot. Na-pick back. Ay, ay, ay. Too much damage. Pero, para sa side ng ano, Talon. Mm. So, tatlong hero yung buhay sa side ng Polaris. Sila sila nag-siege ng high ground, no? Although, meron silang vision dun. Hindi eh. Pero, yung ano kasi nila eh. Si CK kasi hindi siya pwedeng pumronta bigla eh. Unless makakuha siya ng magandang hatak. Hindi siya yung type ng, let's say, yung mga katulad ng Raid King. Yung mga ganun, yung may extra life ka. Yung mga makukulat na core. Nako. Diba? Kailangan maganda rin yung mga pasok niya. Hindi siya yung nakabalandra lang sa gitna pwede mo na ipatangke. O yung mga Medusa, yung mga pwede mo ipatangke. Diba? Wala silang ganung hero sa side ng Polaris. Wala silang hero na frontliner na kaya mag-survive. Kaya mag-support ng damage. Kaya ang dami na huli na sa may midline na to ha, pero pa mag-ravage mga kaibigan kasi mababurot na nga nila si Sidious. Tower Sars exposed. Here comes another Wukong's Command, coming from 23 Savage. May Repressure Orb, si KP. So meron naman silang another arena, another BKB, another dagger. Ang hirap. Yung ano? Wala na nga ages dun eh, it's just that sobrang yaman nung unggoy sa kanila. Wala, oo, oh, sobrang nung, yaman. Nung ano? Ember Spirit. Like, kita mo naman, i-compared mo naman yung net worth ni Lelouch dun sa Ember. Skillers. Alas dalawang full item eh, yung difference ng net worth nila eh. Ang gandang game, talaga. Hindi mo, ang gandang game sa Ember, wala kang catch, tapos nanalo pa ng lane yung Monkey King, all goods for Talon. Ay, eh. Yeah, parang ano, yung pick nila na na Visage. Parang medyo napilit na on my perspective. Kasi ano eh, I think ang isa pang pagkakamali din yung sa laning phase. Doon sila natalo. Kasi dalawang mahina na nga sila. Binigyan pa nila ng advantage. Diyos ko, Repressure Orb pa. Double BKB for MP. Yun nga eh, double BKB lang eh. Matatakot ka. Double Wukong's Command. Yes, yes. Yaman, yaman niya, no? Kumbaga, nagawa ng Talon lahat ng gusto nilang gawin dito sa game na to. Like, antay na lang nilang magkamali yung Talon dito, yung Polaris. Totoo, angat niya yata ng high ground. Ikot ng bagay, ha? Meron kasing Repressure Orb, eh. Tumapesto si Monkey King. Yes, 23 sabit sa Talon. Nakakomit pa yung Rolling Thunder. Oh! Nakaya! Ravage Morty naman mga kaibigan dahil merong BKB si KP! Ito na yung long range initiation. Highly mobile yung mga hero coming from the side of Talon. Wukong's Command! May 23 Savage. So bawal kayong lumapit sa sarili niyong Tore. So meron pa yung Repressure Orb. Pero meron pa yung Repressure Orb. Another set! Oh! Natsumi has been caught. Wala, GG has been called. Wala siyang buyback. Pero yung last ravage niya yun, Daddy A, ah, I wouldn't say it's a bad ravage sa side ng Tidehunter. Kasi yes, naka-BKB dun si Mars. But then, minsan kasi may mga core na kahit sobrang yaman mo, yung pag-press nila ng BKB, minsan gini-greedy nila eh. Pinipress nila huli na eh. Pero since nag-BKB siya, bago mag-remnant in, kaya nasaala yung, ano, yung ravage dun nung sa pasok ng Ember Spirit ngayon. But yeah, a really great laning phase aside ng tawag ito ng Talon. I think yun yeah, easy execution, they have low cooldown ng spell, and then yung matchup kasi nila maganda eh, yung lane matchup nila sa every single lane. I think it's pretty good. I think isang lane na pwedeng nakikita ko na lumamang ng sobra yung Polaris was mid lane, pero nakita natin, di ba? Since na-force siya mag-rotate na maaga doon sa bottom lane, wala na kanda leche-leche na yung lane ni Lelouch, Ember Spirit, picking up double damage every single time. Yun. Saka, yun nga, naging lackluster or underwhelming yung Tidehunter slash Visage na pick.
Wala eh. Wala silang magawa sa lane. To the point na umalis na nga lang yung Visage. No? Kung magkakaroon silang adjustment for game number 2, siguro yun nga lang, no, laning pace, tapos yung matchup sa drop, tapos yung run control, sobrang halaga. Lalo ang kalaban mo, isang Spirit Brother. Nako. Talagang problema ka. Wala pa silang catch dito para tataya sa isang Ember. Tataya ba tayo? Ano? Direk, ano? Tataya ba tayo Direk? Para sa game number 2? Medyo mainit si Ishii. Talo kayo din ayari ito kahapon, guys. Oh, hindi tayo tumaya kanina sa ayaw. Manalo na sana tayo dun. Talon tayo eh. Hindi tayo umabot. Sayang, sayang. Ayan, guys. Siyempre, kung gusto nyo tumaya, PNX bet, guys. Kung gusto nyo nga po palang humabol. Ano tataya natin? Daddy A. Kapag tumaya ako ng underkill, si kaya natamama akong 2-0 sa AG. Pero joke lang. wala pa nga. Talo nga tayo ngayon eh. So, talo si Donair eh. Easy ka lang. Kaya mo. Babawi pa. Maraming, oh, yun, pero ano, props pa rin kay Donair, ah, di ba, syempre. Oo, oh, syempre. Hindi ba nag-init yung taya? Maaban ang sabayan, eh. Ay, ayun, dumami yung, ano, ads, ano, lali. Game 2, game 2, click mo. Ay, kakaunti lang. Tingin mo, babawi ang Polaris ng game 2? Tingin ko, kaya. Pero... First 20. Polaris. Ayan. Oh. Polaris. Tignan natin kung... Kasi ano din eh, unang pagtutuos din nila to, Daddy. So, kumbaga... Kaya sobrang ganda na itong matchup na to. Kasi hindi pa ito nag-aharap eh. Ayan nga eh, di ba? Hindi pa. Hindi pa sila, kumbaga nagkakapaan ba? Oy, pero kung makikita mo naman yung performance... Hindi, pero mas maraming information yung ano eh, yung Polaris eh. Kasi ang dami nilang laro na BTS. Ayun lang, no? Medyo napag-aralan nga sila dito, no? Oh. Oops, eto na nga. Shoutout nga pala sa lahat naman tropa natin kay Boss JB. Ah, Boss JB natin. Kay John Kevin, kay Daniel, kay Gary Boyon. Magandang hapon nga pala sa inyo. At kami ni Ishi, magsha-short break lang. Magbabalik kami para sa game number 2 ng Polaris sa Talon Esports. At SteelSeries, we make the headsets, mice, and keyboards that the world's best gamers win the most with. And we've been doing it since way back. Due to continued innovation and product development with leading professional gamers around the world, SteelSeries is the number one brand for professional gaming gear. Congratulations, who wins it? But Navi managed to take the grand final 3-1. A lot's changed since then. But one thing always stays the same, winning. Every pro that picks up a SteelSeries product pushes its limits. That's what makes us push ours. It's up to you how far you go. But whatever you do,
Go for glory. Here's a good thing about keyboards. You can type whatever you want, like yes, for example. A bad thing about keyboards, they were made for writing emails, so when you played games, they broke. At SteelSeries, we created the first mechanical gaming keyboard with fingertip precision and sensitivity. A keyboard that could WASD its way to wins and withstand the rage of defeat. And just when it seemed like the keyboard was solved, we reinvented the technology for the first time in 35 years. Now you can customize the sensitivity of every key to suit feather-like fingers or deep and deliberate presses. So you can get your hands on a keyboard that gets your hands. Innovation is in our blood. Always has been, always will be. For glory. At SteelSeries, we solve problems. Not climate change level problems, sorry future generations, video game problems. Like when gamers communicated by taping microphones to their faces. Seriously? So we had an idea. Attach mic to headset. The gaming headset was born. Sounds good, right? Well, yeah, but not as good as it could. So we brought high fidelity audio to gaming. We didn't do it for the awards. We did it so you could get immersed in your games, hear bad guys better, and shit yourself when you get shot at. Innovation is in our blood. Always has been, always will be. For glory. X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Ang dami pwedeng pagbitan ngayon ah. Meron tayong esports, CSGO, Dota, kaya mas gusto ko NBA, nireview ko to eh. Ang dami ko pa na ya. Saan kaya tayo pwedeng magbit? Magkano kaya? Pick mo na lahat, tol. Lahat na. Sigurado ka ba? Hmm. Tol, masama magbit. Oo nga eh, no? Pera na.
Naku, sipin mo yung papanalunan mo, pwede madoble. Oh, kaso, mas maganda pag double your money, na double ito, pwede. Kaya mo lang yung pwedeng mawala sa'yo. Oo nga eh. Ayoko na! Kayo na lang tumaya! Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light opens up my head, said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. It's my lucky day. It's my lucky day. My lucky day. Don't need a pot of gold, a rabbit's foot or two. Imagine being a 90s gamer kid and these are your options. A mouse with one button. Your dad's mouse. Thanks for nothing, Dad. A mouse you got free in the mail. The only consistency you had was consistently missing shots. So at SteelSeries, we got to work on improving the gaming mouse. Pixel-perfect precision was finally in play. But aim isn't everything. You also need brain. We were the first to onboard an ARM chip, letting you tweak performance settings and save them to your mouse. Then we added a liftoff sensor for complete vertical control. True one-to-one tracking was born. Your hand equals your aim. If you suck, that's a problem we can't solve. If it's your mouse, that's one we can. Innovation is in our blood. Always has been, always will be. For glory. Running water, electricity, RGB mouse pads. There's a lot we take for granted in life. Like how our forefathers played on dust magnet mouse pads, losing games and their minds, cleaning their mouse so they could aim again. So we invented Ice Mat. The first mouse pads to bring consistency and dust-free gaming to every round of dust too. But a new generation of mice demanded a new kind of mouse pad. We tested 751 surfaces to create QCK, a combination of microwoven cloth and natural rubber that gives you flawless mouse control and all-day comfort. Sleep tight, little hand. As the iconic esports mouse pad with more than 50 million sold, it's probably the mouse pad you're using right now. Innovation is in our blood. Always has been, always will be. For glory. At gusto nyo bang mapabilang sa Pardonatics kagaya ni Kuya Nick at ni Alo? Alam nyo na ang gagawin nyo. Just visit PhoenixBet. It's a legit betting site. Pwede kang mag-bet ng Dota 2, CSGO, at NBA. At gamitin mo lang ang aming code na LupuanWXC. At laging-laging nyong tatandaan na hashtag bet responsibly. All passengers for flight
AM. Hello. All passengers for flight ER0. Nasaan ka? Harold, naniniwala ka ba sa parallel universe? Isipin mo, sa isang universe, graduate tayo. We stayed in touch. Tapos naging friends tayo for many years. Pero sa ibang universe, graduate tayo. And we never saw each other again. Miss Late! Long time, ah. Kamusta? Sorry. Akala ko hug. When you're young, feeling mo, ang dami mong mamimit na you'll have a connection with. Yung talagang magigets niyo yung isa't isa. Tapos when you get older, you realize na konti lang pala yung mga ganun. Minsan nga, isa lang. Kailan ka aalis? Bukas na. Sama ka na lang muna sa akin. Sasoli na lang kita pag hassle ka na. Sorry, I wasn't a good friend. Dapat hindi ko yung tinake for granted. Dapat I kept in touch. At katumawag sa akin yung palis na pumuntang Canada naman. Tara. Tambay pa tayo. Last 2 hours. Malilate ka. Gusto mo bang malate? Yun, we are back para sa game number 2 ng Talon Esports at saka Polaris Esports. Same band pa rin! Ishi, yung nakita ko rito. Ah. Nakita ko rin yung pug na siguro binigyan na lang ng protection ng Polaris yung Mars. Pero Bane, minoriority pa rin ng Talon Esports. Yeah? Sa akin, maganda din kasi ito naman talaga tong hero na to eh. Alain Dominator, meron kang BKB Piercing Spell, and eto na yung BKB Piercing Spell nila, daddy. Enigma. Yes. Okay, Enigma, ito. Enigma, sobrang high pick niya ngayon eh. No? Mm-hmm. Given kasi, yeah. Nakikita ko rito na bumubuo ng utility items, which is yun naman talaga ang meron yung Enigma. No? Sobrang yes. Ganda ng Raytac, isang item na sobrang ganda sa kanya pagka binubo. Sa anong major talaga, daddy, makikita mo talagang nag-boom tong hero na to eh. Nakita talaga yung potential niya na, like, if you don't have good disable dun sa black hole niya, like, 9 out of 10 this hero is going to win you the fight. Yo, totoo. Diba? Like, and eto na. Siyempre, since binan nila si Mars, may ma-open up na hero. Pinili pa rin nila si Pango, so na-open up si Bloodseeker. Yo. Yun. Ano ba yung nakita ko kanina? Napansin ko na quite clever na idea. Hindi naman sa nagiging bias ako. Pero yung sa EG kanina, di ba? Like, ano sila eh? Nag-Bloodseeker, saka nag-Razor sila. So, isipin mo, naka-rapture ka, saka naka-static link ka, di ba? Kailangan mong tumakbo, pero naka-rapture ka, di ba? So, parang, alam mo yung idea na yun. I thought it was a pretty fun mechanic, di ba? Ang pagkatawag niya, wala kang no choice. Oh. truly, ayun. So, let's say, isipin mo, kung sino man yung carry mo, na-rapture ka, di ka makakatakbo. Di ba? Na-static lead ka, gusto mong matakbo, di ka makakatakbo. Naka-rapture ka, di ba? So, pick your poison. Kung gusto mong mamatay sa damage ng nakuha sa static link or mamatay ka sa rapture. So, share ko lang. Sumama ng games. Bloodseeker, sobrang ganda rin, no? Kapag nakuha niya yung shard niya, lalo especially sa late game. Yeah.
Talagang bawal tumagoy si Medusa sa magkabilang panig eh. O kang next pick kasi talaga yung Polaris naman, Medusa. Hindi sila talaga mag-hesitate na hindi nakakuhain eh. Ayun, Pango, makikita natin dito issue kung mamaya kung i-adjust ba nila. No? Yo, yun nga eh. Pero at the same time, kasi pwede mo na-adjust si Bloodseeker. Diba? You can put him as a carry. Yes. Pwede mo siya gawing offlane. And I don't know yung win rate niya as a support. Probably not that good. Pero sa, yun nga, diba? Para sa, SM, ano? Sa SMG ko lang yata nakikita yung sinusupport yung Bloodseeker. Yeah, totoo, totoo. De, pero ano eh, ito kasi proven na to eh. Mm. As long as na may Bloodseeker versus Pangolier, yes, you're just a useless hero. Totoo. Like, regardless na mayaman ka, unless makakuha ka ng first item na Lincoln's Pit. Pero hindi eh. They have Bane Elemental, they have a lot of single target hero na pwede pang cancel noon, di ba? You already got countered by two heroes. So, for the side of Polaris, I don't think it is a wise or a great idea kung gagawin pa nilang court. Tapos, syempre, pag bumuo ka ng Lincoln, magiging passive ka sa game. Diba, tagal mo ipapalit na, eh, kailangan ng, syempre, yung Pangolier, pakikinabangan mo siya kasi yung initiation niya, di ba? Ipwede siya, yung impact coming from sa may Rolling Thunder. Kaso nga lang, kung magpa-farm ka with the Lincoln Spear, wala rin mangyayari. Yes, yes. But I like this. Train and Protector. Yes. Akita naman natin, di ba? The Sustain. Totoo. I think I mentioned ko na rin doon yung Living Armor. Di ba? Like before, yung Living Armor, it has some really good regen. Sa armor, there you go. But then again ngayon, mas mabagal na yung healing niya, pero mas mahaba yung duration. So, kapag I think nag-level 4, and I believe pag nakuha mo pa yung talent mo, parang mag-overlap yung heal. Kumbaga, may hini-heal ka na isa pang hero, tapos available na ulit yung living armor mo. So, yun yung kagandahan sa kanya. And yun nga, especially with a very aggressive lineup, katulad na meron yung Talon dito, it's good na may living armor ka. Meron kang heal doon sa Tore, anti-push, push yung Leech Seed also. As a position 5, let's say kung 5 nga siya, you can easily defend yung lane or patagalin yung push ng isang team with the Leech Seed plus Living Armor Glyph. Okay, yung pushing capability ng Talon, di pa rin naman ganun kaganda, no? Given itong 4 na heroes nila. So, kahit Tiny, talagang... pero si Tiny kasi magpa-farm eh. Magpa-farm. Di ano kaya position ng Tiny rito? Siguro 4? O si 23 Savage, yung magamit rin naman ng core na Tiny yan. Pwede nilang i-adjust yung Bloodseeker. Mm-hmm. Siguro tinitignan nila yung Pango kung ano may imposition. Given, natunahin kung ka, mid lane. So, off lane siguro na Pangolier to. Or pwedeng 4 na Pango, 3 na Enigma. Feeling ko ka off lane na ano to eh, Bloodseeker. Kasi madalang kung nakikita si Savage na nagba-Bloodseeker. Si Savage kasi ano yan eh, talagang gusto niyan, creeps yung nira-right click niyan eh. He's that type of a carry, di ba? Siya yung type of carry na, I'm going to farm, I'm going to carry you later. Yung mga ganun. Hyper, diba? Talagang pang hyper carry. Yung game yes, unit. Yes. Kumbaga, malaame, ganun. Mm. Oh, speaking of ame, ha, grabe, ang dami na bigo sa LGD ka. Dami na sira sa parlay ng Diyos ko. Tapos, tapos, sinundo na pa ng Gaming Gladiators, na 0-2, Diyos ko po, eh, tinalo ng entity. Oh! Tapos magising mo na 2-0 na entity yun. Naglaro si ano, si ano ba yun? Si Pure. Si Pure, oh, dating carry ng Bertus. Si Mr. ano, type sa, ay drawing sa mapa. Oh, drawing sa mapa, oo. Oh. Ay. Tapos damay mo pa yung AG, dami na sira rin, Diyos ko. Ay, oo. Pero hindi, pero ako na, kung nagtanong kayo sa akin, hindi ako kaano sa AG dun. ano ba yung sasabihin ko? Ito, yung Polaris ah, kung nakakalimutan nyo, isa rin to sa mga heroes talaga na nakilala sila, which is yung Kunkka. Mm. Ayan, isa rin to sa mga most pick hero nila. Pero I think mas maganda to kung si Mac yung gagamit. I don't like it kung si Natsumi. I'm not even surprised kung makita natin si, isa pang napansin ko na paborito din ng Polaris is yung Nature's Prophet this game. So, they don't have like good vision sa hero na yon yet. And then, last pick pa pala yung Polaris dito. So, they have some really good pick or counter kung gusto nila. Ano pa ba? Ay, hindi. Wala na pala si TA. Isip ko kung ano yung mga carry na maganda eh. Wala, ban out eh. Si ano? Daddy, kanina. Si ano? Hinatard ban si PL.
priority ban nga nila yun eh, no? Hindi, pero hindi na siguro siya kaganda this game eh. Pero sino ba mga favorite? Nangat-ngatin siya ni, ano, ni Bajigar sa lane, plus may pack na, Tiny. Tiny, daming problema, no? Daming pang clear ng illusion. No, team fight yung mga, ano. Nahirapan. Well. Pero sa mga, ano yun, ha? Paborito rin yung Natsumi na hero. Phantom Lancer, di ba? Dahil lang na-aching ako na wala. Buiset! God bless you, Viper. Okay. Uy, Viper. Ano position nila, no? Nung ano? Viper? Adi, so, Viper, ano yata to? Viper, Bloodseeker, magkasama sa lane. Oo. Kasi parang ikakwato na lang yata nila. Either way, may rapture ka pa rin naman. Yan, isipan natin. Razor? Maybe? I think it's a pretty good lane versus Viper. Saka sa Bloodseeker, di ba? Static Link. And speaking of comfort pick. Ah. Empty. Not so many nature's profit. I mean, might as well, di ba? Mm. Might as well go down with the heroes na comfortable ka talaga. Saka, nakita naman natin yan sa BTS pa lang and even sa Major. Like, the root mechanic, it's pretty good. Lalo na kung ma-timingan mo si Pac, di ba? Plus yung farming mo. Yung isa ka sa mga hero na pwede makasabay sa Tiny. Though na ang ayoko lang with the NP sa lineup ng Polaris is they don't have a hero na parang, alam mo yun, yung medyo global presence na parang plus one na lang plus one si Natsumi. Yung mga, let's say, mga Ember, Storm, yung mga ganong klaseng mid hero na like a really good initiator, good damage, and then follow up na lang si Natsumi sa likod. So, yun lang yung nakikita kong pwedeng maging problem. Si ano kasi, si Kungka kasi, like, yeah, he has X mark, pero it's different kapag spirit heroes eh. Diba? Pero, tignan natin kung kaya ni Enigma this game. Pero I still like Talon's drop though. Yung Polaris, na nakikita ko rito, maganda naman yung pushing capability if ever manalo sa lane si Neverman sa kasi Sabius, di ba? Talon lang si Natsumi, nandun yung Idolos, nandun yung Trend Summons. I think ko kaya naman depensa ni TMB yung kanyang lane with the living armor. Pero yun ba rin na talaga yung position ni 23 Savage siya, kinuha niya yung kanyang Bloodseeker. Okay, so nag-Bloodseeker siya. I guess that's pretty new for him. Hindi ko nakita yung nag-pick eh. Ano may sabihin ko? Pero I think, mas gusto ko tong hero na to for Mac. Dahil I feel like yung kung napapanood niyo yung Kungka niya, talaga bumubuhat din talaga. And si Kungka is a type of hero na hindi ka comfortable ng gankin. Kasi he has both. And then yun nga, lalo na when there's a lot of teamfight heroes, when there's a lot of damage coming in, sobrang ganda ng ram effect ni Kungka. Plus yung X-Mark, diba? Those are like some really big factor na pwedeng mag-scale sa side ng, or mag-tip ng scale sa side ng Polaris kapag nagawa nila it, or nag-boom si Mac. Nag-boom. Hindi, Polaris pa siya eh. Pero, yun. Pero still, yung boom, may laban mamaya. May boom versus speaking ano. Of, kaya pala sinasabi natin yun. Kasi yun yung next series natin. Boom versus SMG. Yes, yeah, so... Bagong position 5. Tao. Position 7. 7 si Pylaida. 7. Magkaso hindi nga ano, hindi siya si Pylaida yung pag hindi sobrang dami ng deaths niya no. Si Dai. Dai nickname na. Lagi kasi nang mamatay. Nagkakas tayo na madaling araw, yun ang biro ron eh, di ba? Oo. Hindi nga, isipin mo, Daddy, kung meron sigurong highest death sa ano, sa PNX bet. Tatayaan ko yun lagi si Pylaida. Yamado, no? Baka mga 1.3 ang ads nun. No? Sungaw pa lang, 1.3. Pero ang ganda ang start na for Mac, nakapag-deward ka agad siya ng word. Yeah, tamang scouting lang. Okay, but yun nga, I think I still like Talon's drop just because of the simplicity. Lane dominance, they have good team fight, wala silang malaking spells na inaantay. Tawag dito. Ayun. Parang, ayun nga, simplicity is beauty. Siyempre, ganun naman talaga, di ba? Yun, tama. Alam mo, nung ano pa lang, kahit nasa Division 2 pa lang sila, ganito lang, Ishii. Sobrang simple lang talaga nila mag-draft. Oh.
Hindi, kaya nga eh, di ba? Ganun din naman yung EG. Simple lang naman. Ay, may nagtatanggol ha. Tishy, YouTuber ka na. Talo na sila. Ay, inako. Eh, di kasi, sa EG ha? Di kasi, ganito kasi yan. Explain ko lang ha. Diba, logic. Sinasabi ng ibang tao, dapat daw, ibang natanggal sa EG. Nay lang. Let me depend. Sige. Siyempre, ano eh. Laning, kaya mas umang pabod. Dahil may mamatay yata. Hindi, wala. Kaya, pumapabod yung mga. Ayan, first blood. First blood. Yung by TNX.io. Siyempre mga bigan na pag magre-register kayo, gamitin yung promo code namin. Ano po, WXC. Saka hashtag betresponsibly para sa mga betters na. Maganda first blood. Game number 2. Talon. Uy, hinagis pa. Mukhang makakita pa yung tatrayin ng second blood. Never mind! Well done. And the bottom. Paano yung kwento? Ayoko pagkwentohin. Hindi, pero... Magkalimutan na natin yun. Si never mind na... Ginawan pa rin nilang core si Pangolier. I mean, yeah, feeling ko ang mangyayari dito parang kanina. Medyo transition ng... magiging core. Parang yung mga Team Liquid Days, yung mga Mikkei, Aiga, ganon, combination, na, ay si Mikkei. Tama, kasi si Kuwai Pai mid. Ayun, pero yung magka-transition yung 4 sa 3, parang papalit sila, dahil nga yung hero ni Taiga, before, nung position 4 pa siya sa Liquid Days, Enigma. So, siya yung nagiging priority later on. Now at position si Kipid. At binigay yung kill kay Nevermind, mga kaibigan. 2 on the board for side of Polaris. Even na yung ating scoreline. Ayun. Okay. Yeah. I think ally na din yun eh. Kasi at ayaw mo ding matapat si Bloodseeker dun sa Enigma na lane. Siyempre, lagi minus 1 yung creep mo. Matik ni Nai. So, I think that's pretty hard lane for Bloodseeker na. Siyempre, gusto mo rin na mataas yung level mo. Or, yun nga. Pabor sa... Kasi, since lagi na dede na yung creep, for sure yung creep equilibrium laging papabor sa Polaris. So, kumbaga ma-out of position yung core doon kapag nilagay nila si Bloodseeker sa baba. So, nice adjustment, no? Yeah. Of lane. Pero ito eh, since last pick Viper to, he needs to do well as well. Hindi ito yung Mars na... Kapag wala kang item, may kwenta ka pa din. Ano, kailangan kayo panahalo mo. Ang purpose mo naman talaga ito, yung bigyan mo ng punishment yung katapat mo. Ah, siyempre. Kaya pumunta ng Viper. Ang isa ko lang nakikita na Viper, na bibigyan mo ng time in the world, eh si Amar. Ay, Diyos ko, Lord. Eh, si Amar kasi, yung tunay na carry ng OG this guy sa position 3. Nakakatawa talaga yun si Amar eh. Noong una, medyo naiinis ka sa, ano, sa, parang sa ego niya. Pero, kasi ano yun eh, as in, kinakainisan yun, Daddy A, eh. Alam ko sa Europe region. Kasi kapag nananalo sila, binibigyan ng mantle intelligence sa base. Bakit? Eh, talo ka eh, kailangan mo ng intelligence. Di ba? So maraming pro player na naiinis doon. Hindi yung pro player, but mga pub player. Kasi syempre nga naman, di ba? Nyabang mo naman, sino ka ba? Eh, pero paano sabi, ngayon? Syempre ngayon, high ego, kasi major winner, di ba? Oh. May kumbaga, meron siyang karapatan ngayon dahil major winner siya. Ay, sabi nga niya eh, high ego, major winner, ha? Sana parad ko nga eh, para merong clip ako yata na napanood. Pero ito nga, nagsiset-up nga ng toss, mga kaibigan. Dito sa may Enigma. Kaso may stun? KKP, yun lang, nakalayo itong Viper. Save is my cooldown. Nasusustain nga siya rito ng Living Armor yung patay yung Enigma. As mag-a-advance in, si Nevermind. Global presence coming from Natsumi. They want itong CQ. Maaring ma-brought down itong Tiny. Kaso nakalayo na nga lang, wala silang pang-hold. Yeah. Ito yung interesting sa... sa side ng Polaris, so, pinili nila yung Tiny support. Kasi kung iisipin mo, itong NP, di ba, Pangolier, if you can get some early blink dagger, pero... Walang pantakas to. 3 versus 2, mga ibigan, na kapag avalanche pa, tapos merong swashbuckle in si Nevermind. Natsumi. Dinuruan nga siya rito ng Viper, pero makakalayo naman. Hyde will TP in the bottom lane.
Para pag-backup mga kaibigan, kaso ang daming summon sa may baba, ang daming alaga, may idolons, may triads. Itong rotation na ito na ginagawa ng Polaris nito is they wanna maintain an early map control. Kasi isipin mo, di ba? Yes, nakakapatay ka ng support, you're pressuring bottom lane, but at the same time, you have to remember, you left si Bloodseeker sa taas mag-isa. So, free farm ang tropang si 23 Savage dito. So, kung mag-fail yung Polaris, matake down early yung tier 1 tower sa gitna, they're going to lose a lot of gold. So, medyo a lot on the line. Pero I think is ito yung sa ganito yung tactic nila kapag may NPC sila. Like, early pressure, meron kang Enigma, so you have a lot of units para i-pressure yung turret. Oy, 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 makikita mo lang, meron vision sa Trian. Tinan natin mga kaibigan, na-silence sila, pumunta ang Blood Drive. Silence into 2, nakaligtas si 23 Savage sa gank ni Mac. Medyo naboset yung pagdalaw ng Kunkka. Yeah, but then again, nasa Kunkka rotation, so a lane is always freeing up dito sa side ng Talon, di ba? Talon. Pero, I think it's fine. They're going, they're having even trade. Ayan, sa network, kita natin. Lamang na 1K yung Polaris. Hindi naman ganun kalaki. Pero yeah, importante na makakuha sila ng Torre dito sa side ng Polaris para makapag-gain sila ng map control. Kasi kung titignan mo yung wave clear dito ng Talon, like Blood Rite, syempre, ayaw mo naman tumambay si Bloodseeker sa lane na yun, di ba? Like, lalo na yung mga early push na gagawin. So, si Pac, he's so-so, wala pa siyang early items, so sobrang risky kung gagamitin niya yung orb niya basta-basta sa gitna, yung mga ganong klaseng bagay. So, I think yun yung tactic dito ng Polaris. Kaya, nakikita mo yung sobrang aga ng rotations ng mga core. Item ni Mac, no? Nila Lutz, no? Malevolence ka agad, no? Usually, nakikita mo nga ito pagka matchup kalaban mo yung Pac, eh. Pag naunahan mo siya niyan, todas, eh. Yeah. Kasi, di naman bubuo ka agad ng defensive item, eh. Usually, yeah. Witchblade ang bubuoin, eh. Yes, exactly. Witchblade, tapos next niyan, Blink Dagger, and then, bahala na ako ni Mac, susunod na item, di ba? Kasi pagka naunahan ka rito ng Silence, oy! Gusto tumalo ni Nevermind, kasong alak, inapos. Avalanche setup, hinagis itong Enigma. Pero meron ba silang follow-up? Nandun yung Nether Toxin, mga kaibigan. Enigma na break. Rotation coming from the Lutz. Swatch Buckle dun sa may dalawa. TP coming from Natsumi, mga kaibigan. Grabe naman dito yung presence ng Nature's Prophet nga nila para mapatay yung dalawa sa may bottom side ng Talon Esports. So, Viper going down, so wasun sa may time. And they even have insurance. Kita mo, si Kunkka, pati si Kunkka nag-rotate doon sa may teamfight just in case na mag-bring in ng numbers yung Talon doon. And yun nga, diba? The fact na merong NP sa side ng Polaris. Kapag may teamfight, you're always going to think of plus one. Yes, plus one sa every engagement, plus syempre yung nature's wrath. Sobrang laki ng damage din doon. Alam mo, Ishii, nakita ko lang. No? Siguro nireview nila yung game number one. Paano ba tayo natalo? No? So, sobrang napahirapan yung lane ni Nevermind. So, kailangan nating supportahan. So, in-adjust nila siguro ganito. So, kailangan manalo. Kailangan ng suporta ni Nevermind para tas matagos natin yung game. This, ano eh, I think isa rin yun yung binan out nila si Mars, pero... X-Mart, Torrent, Barco, Combo. Yes. Wala, mahirapan talaga sila mag-push ng tower. Hindi yung armor lang talaga sagot sa mga heroes nila. Di, saka wala silang pusher. Das, di ba, sabi ko kanina, yung pusher nila si Tiny, kung core, egg yung support. Ayun lang. Avalanche Toss. Pang setup, yun. Di ba, kung support, eh, sana kung may hawak na puno troso yan, humaampas sa tore mo, yun, mabilis yun, tumibag ng tore, pero kung support, wala. Ang initiator pala nila rito, tiny lang, no? Hindi pa rin naman ganun kakunat yung Viper. Initiator kapag ka nagkaroon pa ng dagger. Pero yung pa-front line na mga kunat, wala pa. Squishy pa rin yung lineup rito ng Talon. Yeah, tsaka ano eh, Bloodseeker carry nila eh. I mean, like, kung titignan mo yung lineup dito ng Polaris, diba? They're a timing-based kind of lineup. Diba? Si Bloodseeker is a type of hero na he needs to be able to participate sa fights, yung at the same time nakakasabay siya sa farm nung NP, para, yeah, makapag-deal siya ng same damage. Pero, the fact na gumaganda yung map control ng Polaris dito, of course, NP versus Bloodseeker, mas lalamang si NP just because the Nature's Wrath, you have the whole global presence. So, yun nga, hindi sila mananalo sa trade ng network. Oo, hindi sila magpapalag. Para magpayaman si Natsumi. Oo. Naku, smoke play. Mas naging aggressive sila kung play doon sa game number 1. Nakasalubungan nila si Q. Wards has been dropped. X-Mark nandoon to control itong Tiny. Abutin ang Cobarts. And there's Torrent. Natsumi nandito na rin, ha? Okay. Yeah. Oh, sabi na makakuha ng kill dito kay Chris. Ah, hindi. Sige. Lelutch pa rin.
Diba? At the same time, that's a gold plus experience, diba? Sa NP na naman, dagdag na naman yun. Doon sa kanyang network and experience. Ganda, no, meron pa silang vision na inilapag dun sa mid-jungle, no? So, deep words, sobrang kailangan ng Polaris. And masyado maaga to, this is way too early by timing sa side ng Polaris, kaya mahihirapan yung Talon to adjust. I mean, still commended them. Ang ganda pa rin yung vision nila, Daddy A. Kaso nga lang, di pa natin nakikita yung coil eh. Or wala pa tayo nakikita ng coil na transition into a good team fight or pick off sa side dito ng Talon. So, ba, coil, papaliguan nila sa Nether Toxin, parang ganyan ang plano rito ng Talon, tas blood right, no? This, saka ano eh, hindi same yung damage, Daddy A. Kanina may snap fire. So you have may coil or like may searing chain. So meron kang root plus i-follow up damage yung support plus mataas pa level nila. This time around, yun yung support mo, tiny bane elemental. Like you don't have that long range damage compared yung sa game 1 kanina. So unless na maganda yung positioning ng tiny plus si Pac, yeah, they could probably get a kill. Kaso kung hindi ganun, wala. Wala, yung tiny rin naman, okay, goods lang rin naman yung naging lane sa may baba. Kaso, siyempre, kailangan mo yung full capability ba, nakakagang pa sa ibang lane, nakakuha ka ng kill. Sobrang reliable ka talaga magkaroon ng dagger eh. Yeah. Bago siya, may enable. Hindi yata nila na, ano pa yun, hindi na tayo kumalala yung mga last ban nila eh. Kasi parang medyo obvious yung NP pick sa game na eh. Lalo na pag Polaris eh, no? Alam mo na eh. Hmm. Eh, dusa, isa sa mga, ladras talaga nilang ginagamit. Pang ito, tama, ayan, Nature's Prophet. NP talaga eh. Pure yun. Kumbaga, yung Polaris eh, mabubuhay at mamatay sila sa hero na yan eh. Ang bread and butter, isa rin sa mga bread and butter nila eh. Mac, malapit na sa kanyang BKB. Natsumi yung naman, ano, yaman din. Uy, para silang malevolence, no? Nagpalit sila, no? So, si Natsumi na bubuo ng malevolence. Sabi niya, anak, sabi mo ako na mas mayaman ako sa'yo. Kanina sila, Luchi. Ano ba item nga rito niya, no? Ano kaya item nung... Nahihirapan siya mas mayaman. Nahihirapan siya rito. Nahihirapan siya rito pag wala pa ng defensive item. Magbe-BKB na nga sila agad eh, oh. Kumbaga talagang bakbakan sila dito sa next team fight. Like, yeah, matagal yung cooldown ng black hole mo, but doesn't matter. Silence nandoon mga kaibigan. Debut coming from the Malevolence. Another stun will connect. Di na nga tumama. Napatay na ni Hatsumi. May formahit na nevermind yung stun sa Ruling Thunder. Pero yun, nice debut ng Malevolence, no? Pinag-usapan natin yung Chi na sobrang ganda against dun sa may pack habang wala pa dito. Defensive item. Yes. And wala ka pang aasahan dito sa Bloodseeker na to. And we know 23 savage, diba? Up? Naku! 100 gold! Wow, kabili na siya rito ng dagger. Avalanche, kailangan tumakbo ni Q. Nagdadasal nga siya rito makaligtas. Teleportation, mga kaibigan. Somehow nakasurvive yung tiny. Grabe yung dasal niya doon. 100 gold na way para sa dagger. Totoo. Pero ano kasi, ang nakakatakot dito, naka-BKB na yung Kunkka eh. Tapos yung NP din, pa-BKB na rin yung next item niya. So, tingnan natin kung gaano magiging effective tong Blink Dagger na to. Kasi kung makikita mo, maganda rin yung positioning ng ng Polaris. Kailangan mo may makita na nagagalang isa para ma-secure mo yung kill. Pero kapag nag-group up, kinamahirap. Up! Sige tayo sa gitna, mga kaibigan, Barko, BKB has been pop. Inabot ito ng Viper. Iba-iba ang target ng mga heroes dito sa side ng Polaris, ha. Pero mas pinili nila si Hyde na going to doon sa may river. Versus sa swash buckle. Never mind yung makakuha ng kill. Dream Coil, wala palang tinamaan. 5-man Polaris, dito sa gitna. Ginamit yung Glyph of Fortification, Hishi. Pero iba-iba sila ng target, no? Kits lang. Kasi si Viper, eh. Yun na yata yung dapat, eh. Yung BKB debut. Blink Dagger ni Tiny. Tinatry nilang goan yung Kunkka. Was that really a wise choice? Kasi BKB yun eh. Tumihit sa gitna yun. So panigurado, they have some type of vision dun sa Kunkka na yun, diba? So I'm not sure with that. Or baka nauna lang talaga pumasok yung Polaris dun. Medyo late yung tayo nag-transition eh. But yeah. Either way, like what I said, Blink Dagger, BKB, walang kwenta. Wala, may sabot ka agad.
So yun, 5k net worth lead for the side of Polaris. Maganda yung control nila sa map, especially nabasag nga nila yung mid lane tower. Si 23 Savage, meron pa na naman siya dito, Maelstrom. Hindi pa ganun ka-ideal na lumaban. Medyo maninigate din yung damage niya given pagka nabitaw ni Mac yung kanyang barko. Meron pa naman BKB. So sobrang dali. Oo. Oh. Di sa ka mas nakakatakot yung core ng Polaris yun eh. Kumbaga, for the next 5 to 10 minutes, all Polaris to. Kailangan ng alo na ma-minimize yung damage. Kailangan nilang mapatagal yung laban. And then, kumbaga pick-off lang. Eto nakikita ko, Ishi ha. Pagkakaroon na ng raid pack. Oy, overgrowth! Ang dinteres! Ano dito? What? Mission coming from the side of Polaris! Nagulat nga sila dito kay TMB! Tuman inagot ng OG! Unang bumitaw rito yung Bane! So was another support! Napag-TP out na nga lang yung iba! Kaso si Q at saka si Hyde! Going down sa may top! Sakto! Nakakalapag lang nung ward! Inabot sila ng ugat mga kaibigan! Lelouch! Babasagin nila yung tower doon sa may top lane! Isa pa nakikita ko rito, Ishi ha. Once na nakuha na yung raid pack rito ng Enigma, tapos yung Kungka Boat, yung Rambak nandoon, naku, yes. Sobrang manenegate yung damage rito ng Talon Esports. Oo, to, yun na, that's one of the best item when you're winning early game, and then early team fight, yun talaga yung best item mo, talaga mag-a-amplify pa doon sa, or mag-help pa to maintain or i-up pa yung lead nyo dito sa game natin. Plus, Ages of Immortal! Just alerts how to kill a mockingbird. Ay, iba pala yan. Pero playing fast, no? Yung Polaris. Hindi kasi di ba Talon Bird do, di ba? Oh, Talon Bird. Ano, paano sila papatay? 4-12 yung score natin dito. Uy, sa looking good yung ano natin. First 20 kills? Tama ba? Oo nga, 28, Polaris pala. Oh. 20 Yeah. 12-4 na eh. Uy, ano yan? Iba yan. Ads yan. Pero in-play ads siguro ng game number 2. Ah, oo. Oh. Ayan, guys. Kung gusto nyo umabol, pnxbet.io, guys. Kung open pa, 23 Savage yun. So, wala siyang defensive item rito. Meron siyang Nightmare Seed nga lang, kaso parating yung barko. And Max, sa kanyang Tidehunter. Ay, rather, sa Tidebringer nga nila siya tumama. Silence nga mga ibigan sa Bane. Iilagan nga rito yung Torrent. Wala, isang kill. Habang sa likod, kiklear nga lang ni Q yung creep wave para hindi na mag-flow in. So, nice presence of mind para dun sa may time. Pero still, they brought down si 23 Savage mild dun sa may top side. Here comes Natsume keeping in. At walang ligtas ito si KP. Diyos ko dahil. Grabe yung Polaris, again to. Kaya ang weird kasi ng hero ng tal. Parang dito yung Talon kanina, di ba? Iba. Oh, di ba? Like I mentioned, I've never seen si Sabog na nag-Bloodseeker. Maybe sa pub games niya, pero sa mga history nila, hindi. Hindi naman nagbago ng sobrang bongga yung patch natin. So, di ba? Saka parang, ano eh. Uy, nahuli! Kaya ba nilang abutan? Lumapit pa nga si Mikoto, Dream Coil. Pero may BKB to ha. Pero ito yung lumaban, silence nga mga kaibigan dito kay Hyde. Alright, they pounded itong Bane. 23 Savage with the Rapture. Pero TP out nga lang si Natsumi. Habang combo nga naman ng Tiny, Savius na pick-up doon. Buti nga lang, meron BKB si Natsumi. Nakawala siya doon sa pick-up, doon sa may top side. Diba? Like, na-weird din ako. Like, Viper, last pick. Tapos support Tiny, core Bloodseeker, diba? It didn't look like the same Talon nung nakita ng game na game number 1. I think they're maybe trying things out, pero unfortunately, mas maganda yung playstyle ng Polaris ngayon. Sa kahit ito din yung Polaris talaga na nakilala natin eh. Sa BTS, with the new lineup na meron sila, with Nevermind, saka si TMV. Itong klaseng matchup na to. Ano ba tingin mo nangyari? Nag-adjust sila sa lane? Kasi factor ba yun? Iniwas nila yung Bloodseeker sa may bottom? Diba na-mention ko, yung Polaris parang EG din yan. Gusto nila, win lane, win the game. But hindi, yung, lalo na sa specifically sa hero na meron sila. Like sa gitna, like that's probably a 50-50 matchup, slight favor doon sa Kungka. Very slight lang. Pero yun nga, di ba? Like yung side lanes nila got wrecked. Like especially the bottom lane. Tapos nung nag-rotate na yung Polaris, parang nagkawatak-watak na yung Talon. Like they have a draft, pero parang walang concrete na plan on how to execute. Ganun kasi minsan eh, after ng laning phase, now what? Naku, 23 Savage. Inaabot siya rito ng Rolling Thunder.
silence pa kami from Natsumi. Si, at si TMB, meron na siyang dagger, mga kaibigan. Sa kanyang trend, okay. So, vision-wise, kita ka agad. So, yun nga. And din yung mga ganito klaseng lineup ng Talon. They heavily rely sa laning game. Solo, but, kaya ba? Hey, that's Mark, yes. Dabog yan ng Black Hole. Black Hole, mga kaibigan, ito na nga. Has been popular after nandun. Kaso matadrag in siya sa loob ng Black Hole. Nandun yung grip para mapigilan. Kaso nga lang, na-control na nga rin ni Kota, mga kaibigan. Yan, patay pa rin. Okay. May arcane rune, dahil talagang gagamitin. Oh, isa ang ganda rin talaga ni Kunkka. Like yung na-mention natin kanina, di ba? Like yung bolt, rum, counter-initiate. Like all of a sudden yung damage mo parang sasala. Bolt pa yung Viper. Patay. Nag-BKB na lang. Makatakas pa kaya si KP? Nakabutan? Meron bang mission? Yes. Naka-close pa rin nila yung gap sa isang Viper. And tower might fall down. Malungkot to ha, para sa yung natalon. Nanalo na pala tayo ng first 20 kills. Yun lang. Dai, congratulations. Maganda na ng prediction ni Daddy. Doon kung sumabay kayo, guys. Congrats. Diba? Pero tingin ko kasi, i-identify na nila yung error nila eh. Oo, panigurado. Saka hindi nakita nila kung ano yung pinakita ng Talon ng game 1. So, siyempre, mag-a-adjust, diba? Oo. Tawag dito. Siguro what ready sila. Ah, siguro ready sila sa Bloodseeker na gagawin for. Tama nga sinasabi mo kayo na nakita ng NP na pick. Yeah. Saka ano eh. And nga, like yung lane, the lane was just a disaster. Kasi lane nga, yun nga, when you have this specific matchup, talagang kailangan alam mo yung timing mo, yung may step 1, step 2, step 3. Kasi kita mo, di ba, yung Polaris, yung lineup nila, i-work, why? Kasi alam nila na si NP, yung timing niya, 5 minutes, 6 minutes in pa rin with the Enigma, nagpupush na agad ng tier 1 tower, like those kind of moves. Yung being able to identify yung mga ganong klaseng bagay. And I didn't see that sa side ng Talon sa current lineup na meron sila. So I'm not sure kung anong what is this pick or though na it made sense, di ba? Pero nung namili na yung player ng hero, doon na ako nagtanong. Ay. Tignan natin kung ano magiging sitwasyon mamaya. Pero at this point of time, 13k network lead, 22 minutes in lamang yung side ng Polaris. So medyo sumiskip na yung kanilang mapa. Medyo nakawala ng vision. Let's see X-Mart to the spot. Kinabitan pa nga ng Lincoln Spin and Nevermind sila Luch. Schooler, may Lincoln na yun. Oo nga. Kasi ano eh, kasi sabihin mo makancel mo yung Lincoln na yun, anong damage mo may BKB? Ba? Question mark. Going for Hex. Si Mac. Wala. Tang sila sa damage, daddy, kahit sa angulo ko tignan. Ang hirap, BKB lang sagot sa kanila, tinatulog si Mac. So nakita yung position rito ni Hyde. Kaso nga lang, they're fighting under the vision, mga kaibigan, ng Talon Esports, ng Breaking Smoke, Delegado yung Trayan Protector, merong inabot nga ng Rapture. Trayan is down, AP Delegado, here comes the Black Hole. Buyback yung Bane. Luch sila niya tumakbo, nag-war off na yung kanyang BKB nga rito. Nandun yung Dream Coil. So, yun lang eh, naninigit pa rin yung damage. Nandun yung Red Pack. Kulang. Buyback yung Trayan. Wala na makakabutin dito ng Nature's Grass. Kahit may vision yung side ng Talon, eh behind talaga sila rin sa game. No, overwhelmed. Isa ka ano eh. Alam ng dive off. Maybe, good TPL. Consolation pass, may Lincoln pop. Di na buhay, napag-TPL. Bilis na bilis. Ano rin sabi? Wala pa rin sila inabot. Ano ba inisip ko? Ayun, so kasi saka ang dali for Enigma na mag-commit ng black hole niya. Isipin mo, like, i-commit mo lang siya sa Bloodseeker or pack, okay na eh. Hindi yung kailangan makahihil ka ng one or two heroes. Pa-apick up pala ng Bloodseeker, where's the damage gonna come from? Beside ng Talon, di ba? Like, ganun ka-importante si 23 Savage. Plus 23 Savage! Hindi rin siya ganun kayaman. So, it's just like, BKB Lincoln Spirit is masyadong madaming hadlang. Unless yun nga, mag-overcommit or mag-dive yung Polaris. Parang, nabaliktad tayo ng game number one. Now, waiting for Polaris to make a mistake. For them, na maka-catch up at makapag-farm pa ng item. Tumaba pa yung game. Kita mo yung win probability, no? 95% sa Polaris Esports. Yeah. 5% lang sa Talon. Saka ano din eh, you don't expect si Pac
to deal damage. Si Ember, tinan mo naman yung Mikoto Ember kanina, Daddy A, di ba? Eh, di ba? May noble damage pa yan. Ibang senaryo yung kanina eh. Oo, diba? Yung Ember, walang catch. Eh, dito, ang daming catch nung pack eh. Sabihin natin, meron siyang Yule Scepter eh. Kapag available yung Black Hole, kahit long cooldown yun, ibibigay sa kanya eh. Parang yung Viper pick eh. Parang ano eh. Parang yung Nether Toxin Wave Clear, gano'n? Isa naman, yung Tiny, nakikita ko. Meron siyang dagger dito. Kaso nga lang, yung Tiny, pagka nag-dagger in ka, kailangan mo na maghanap ka agad automatic nasa utak mo na kagad yung way out. Oh. Di saka, di ko, ano din eh. Tingin ko yung blink dagger timing ni Tiny, it's not bad. It's not just bad. A sobrang bilis ng moment, ng timing ng Polaris sa ngayon. Yaman ng mga supports. Ultimo yung Enigma, ang yaman. Chata di dagger. Pero no, hindi, ano yan, si Nevermind, medyo binugbog nyo pala ako kanina. Hindi, tumawag ng kakampi sa kuya eh. Tumawag ng, tinawag si Ayok. Ganun na nangyari. Oo. Di saka ano kasi siya eh, medyo less yung pressure sa kanya. May Enigma din kasi, siya rin yung tumulong sa. Saka kita mo naman, di ba, medyo nape-pressure din sila sa laning phase kanina. Talagang ang aga ng teleportation ni Natsumi doon. Kasi wala eh, wala din mape-pressure kay Natsumi doon sa taas. Ba yun eh, wala. Doon nag-build up yung Eidolon sa baba, di ba? Tapos talo sa linyong Viper, Eidolon's Triant. Wala, sabog kagad yung bottom side. Wala silang masagot. Tignan natin, didepensahan nila yung tower na, didepensahan ng talo nitong kanilang top tower. Hide. TPing in. Kaso kung ipakita sila ng vision eh. Tignan mo yung deep ward ng ano, Polaris. So, si Ima pala. Yun yung mukha din sila ngayon, vision. So, meron din Tinker Ward, si din Polaris, here comes the Rolling Thunder. Inabot ang knock-up yung Viper, although hindi siya abuti ng Torre. Nandun yung right click, sa from the Desolator, na meron na nga itong si Natsumi. Trials has been summoned, basag na itong tower, KP, somehow manages to survive. Wala magiging casualty after that. Kaso yung tower, nabasag na. Yeah. Ano na ba, ilang minutes itong Roshan natin? I think looking good sa side ng Polaris. Oh, aga. Looking good sa side ng Polaris, pero they cannot be too comfortable. Confident. Confident, there you go. Sa lead na meron sila ngayon. Kasi you still have to remember, this is Talon. Diba? They have, si Bloodseeker, nakita na natin yan. Once he caught dun sa item niya, nakakatakot yan. Plus, si Tiny, yung mga toss niyan, Daddy A, talagang bumabaliktad din ng scenario yun. Yung mga toss sa base, di ba? Parang yung mga Mars Spear din yan. Yung mga Taskar na sipa. Yung mga ganun. Like, you can put a hero out of position kapag nangyari yun. Pwede pa rin mga clutch. Meron pa rin mga clutch na pwede mangyari. Clutch play coming from the same time. Yes. Yung si kukuha sila ng insurance. Ano naman level nung Nenatsumi? Ako, may niche talent na to. Ito yung problema pa ng pack. Isip ko nga parang ang ganda rin kung ano eh. Kung ano? Kahit bigyan mo si Savius ng Lincoln para wala nang kakancel dun sa kapag nakapag-BKB na siya. Wala nang kakancel sa Black Hole niya. Makakita kaya tayo ng ganun. Tidal wave, tapos itutulak sila lahat sa Black Hole. No? Oo. Ngarap eh, no? Dream scenario eh, no? Parang medyo ano din eh, no? Parang contradicting din eh. No? Siyempre, may rapture at iko-coil mo. Di dapat siyempre gusto mo tumakbo, di ba? Di ba naman ihagis daw, oy! Speaking of rapture, naso dito mo ba? Inamot pa kasi na ng Rolling Thunder. There's a tidal wave para mababalik yung pwesto kanito ng Tiny. He tried to force stop kaso the other way around. Triple kill for Mr. Natsumi. Kanyang NP. Polaris controlling this game, buyback status. Walang buyback sa 23 Savage. Yes, walang buyback, wala ding excuse me. Nullifier na. Easy. Lungkot ng buhay ng pack nito, Diyos ko po. Tutu. okay, anong magandang gawin dito ng Talon, cut waves, pero syempre nakakatakot yung sila pipili ng lane sa gitna or sa taas. Push yung gitna! Walang buyback eh. 15 seconds, naramdaman nila. Daming summon, tapos may rate back. Diyos ko po. Ayun! Walang buyback, walang glyph. Yung pala yun. Ayun!
Double trouble yung nangyari. So, yun lang. Easy basay. May hex pa. May hex pa si Bo. Nakakatakot. Para kay, ano dito, kay Mikoto na pumasok. Kompletos, kompletos regados, di ba? Ang hirap labanan si Natsumi dito, guys. Meron siyang leash talent. Meron pa siyang nullifier. Diyos ko po. Meron pa malipo. Oh, toss. Toss back. So, merong Aegis of the Immortal. Will they brought down si Natsumi? Okay, life number one is gone. Eto na nga si Nevermind with the Rolling Thunder. Kaso nga lang si KT resisting that one with the BKB. Pain's Grip. Ginamit. Kaso merong, ayun nga lang, counter go. Coming dun sa may triad. Overgrowth. Black Hole, walang kaabutin mga kaibigan. Here comes the Tiny. Natsumi is in danger. Okay, nice buyback coming from Pak. Eto na nga Tyban Tidal Wave. 23 damage against Pak. Lalayo ng Bakya. IT versus 1 yung ating sitwasyon. Habang yung tatlo na control ng Coil. Godseeker is down. Without a buyback gun at 70 seconds. Kung may nag-iwag target niya mga kaibigan yung Enigma. Somehow, somewhere. Itong side ng Talon Esports resisting this one. Buyback coming from Natsumi. Napakaganda para sa side ng NP. Walang Bloodseeker this time. Ishii. At mamamatay itong Viper ni KP. One more hit. Pero pumupuso pa si Mikoto. Maaaring ma-dieback nga si Natsumi. Hit! Mga kaibigan, nandun yung nullifier. Dieback! At na-wipe out! Inside ng Polaris! Oh! Ay! Dieback! Age is gone! Holy guacamole pa! That's a huge throw sa side ng Polaris dito. Like, sabi ko na kanina, di ba? Yung mga throw nung Tiny can really throw off yung gusto mong gawin para sa side ng Polaris. It's a really good throw. And I think, ang maganda pang nangyari doon, he was able to go in and out doon sa team fight. Like, sabi mo, walang tumarget sa kanya sa buong engagement na yon. And then, yun nga, since napalalim na yung positioning nitong si si Natsumi, nahirapan na yung Polaris na nakakapan siya. Oh. Akala ko, kasi yung black hole, meron ba siyang inabot? Para wala siyang inabot eh. Ayun kasi nga eh. May low ground siya eh. Alam ko nakapag, si Mikoto yata ang tinatarget kaso nakapag-pay shift. Tapos ang ganda ng Dream Coil, kinokontrol sila underneath doon sa may tower, tumagal pa yung buhay doon ni 23 Savage. Although walang buyback sa 23 Savage, what if kung meron? Ayun pa, isa pa, di ba? Yeah. Diyos ko, Lord, anong nangyari doon? Kasi ano eh, parang lalo pa sudden, what could have been an easy win sa side ng Polaris? Pinibigyan mo ng slight of hope yung Talon dito to kumbaga secure 2-0, which ayaw mong gawin. Diba? Kasi, ano kasi si NT, kasi may ceiling din yung, ano niyan eh, yung damage niyan eh. He can only deal a certain damage. Kapag nag 6-slotted na yan, he cannot go higher. Hindi siya, mag-i-scale compared sa ibang core heroes. But, yun nga, I guess Talon can they make a comeback, pero ito maganda pa rin yung standing ng Polaris dito. They just made a mistake. Kailangan lang nilang mag-ingat sa next team fight. They cannot afford, you know, yun nga, Natsumi, parang binabalandaran niya yung sarili sa team fight. And yes, you do have the Aegis of Immortal, but you have to remember, may Tiny. You know, like, Tiny Aegis, kapag natos ka really far from your teammate, it's hard for them. Okay, i-triant lang yung makukuha nila, pero ginamit na rito yung grip, Ishii. Sorry, ginatout kila. Gusto ko lang pasalamatan yung ating chat. Talagang nakatutok sila sa game. Thank you so much. Inabot nga ng black hole yung pack. Solo nga lang. So nga lang, pagbalik nyo doon, ganda kasi ng Dream Coil. Binalikan ko lang yung kanina na clash. Hindi ko na nga napansin nyo kasi tinitignan ko yung likod. Kahit tinitignan ko sino yung magka-counter. Nakita ko kasi parang nakapag-pay shift pa siya doon eh. Pero hindi ko ewan ko lang kung medyo hindi ko lang napansin. Kasi nakatutok ako doon sa may taas eh. Kasi na kayo guys, natawa lang. Yung sa backlines lang din ako nakita eh. Kasi nakita ko nag-aampaso na lang yung Kunkka, yung Bloodseeker yung sa huli. Pero I think yun nga, ang masama pa nangyari doon, na-eager pa si Natsumi, parang medyo na-trigger buyback, go back in siya doon eh. Di ba? Like, kung siguro, pakiramdam niya, wala kasing Bloodseeker. So parang, ito na yung time eh. Parang, siguro pakiramdam ni Natsumi, ako yung pinakamalakas na hero in this time. Siguro, naisip niyo din yun na kapag napatay niya pa yung Pac or yung Tiny doon, like, he can easily end the game. Pero, yun nga, nag-backfire sa kanya. Commended din tong basher kanina ni 23 Savage. Oo. Oh, pang pro player din. Medyo sayate din yung ano eh, no? Yung tick. Sasabong, kumbaga sasabong. Kung sabi nila sa Talon, kumikikig pa. Binagsak na ng dalawa ng sentensya doon, pero tumatlo pa. Pero ito na nga, overgrowth, will hit 2, 4 stop, ginamit galit yun ng Tiny, abalance sa dalawa. Pero KP with the BKB TP out, nullifier for this Tiny. Siya magiging alay, out of 70 seconds, Tiny has a buyback. Yeah. Yes.
Okay, after 1 minute, we'll see the buyback status. Kasi, either way, nakatakot pa rin yung Polaris dito. Like, imagine mo kung makaswerte sila ng refresher shard dito, or like yung Aghanim's, whatever. Diba? That's double black hole on your end. Tapos bigay ka, yun nga, kahit bigay mo na sa kanya yung Lincoln, diba? I think that's a really great choice. Plus, yun nga, tumatagal na rin tayo, 35 minutes into the game, nakakalabasan na rin ng buyback. So, for sure, next team fight, someone's, not going to have that extra life available or yung buyback available. So, syempre, kapag nagkamali ka once, kapag nagkamali ka pa isa pa, kasalanan mo na yun. Kasi ano eh, they're still very ahead sa side ng Polaris dito. Don't get me wrong, I think they still have a stronger heroes compared sa lineup na meron yung Polaris. Kumbaga, yung Polaris, yung Talon. Talon. Deepwards, okay, Vision, napaganda for the side of Polaris. Para i-open up yung pagpost dito sa may bottom side. Nag-aabang lang ito yung Trayan. Pero he doesn't have yung kanyang ultimate. Guys, meron lang buyback dito. Viper, Enigma, Pangolier, Tiny, at saka Trayan Protector. Pinipin mo, pinipin nila. Okay, ito na nga yung opener mga kaibigan with the Rolling Thunder. Inabot ka agad dito si 23 Savage. At ito naman sa likod, nice nightmare para makaligtas itong Viper. They are controlling itong Pangolier. Dream Ball ginamit. The Bash will connect. Delegado si... sa likod si Nevermind, sabaw naka-survive. Kuka going down, Nevermind is in danger. Ang bilis lang galaw ni 23 Savage mga kaibigan. Ayun lang, naka-pick up kagad sila ng dalawa. At nakabasag naman din sila ng rocks. Kaso nga lang, it cost them 2 for the side of Polaris, position 2 and position 3. That's a really great hold. Ayun nga, medyo malalim na yung dive ng Polaris doon. Nakita mo naman, almost sa fountain na yung dalawang heroes nila. And syempre, since you're really close to the fountain, doon sa may tier 4 tower, yung Bane Elemental, easy peasy pin script, yung coil din at the same time. Ishi, level 25 na yung pack, so binigay na sa kanya yung ano, yung pinaka, kailangan na kailangan niya ng talent. Na inaabot nila si Nevermind, so si Nevermind naging Nevermind doon sa ano, pagpasok. Oo, hindi, lalim din talaga, daddy. Maybe that was a diversion sa side ng Polaris, para makapag-take sila ng rocks doon, di ba? Pero hindi, panigur... Paano papasok sa Enigma doon kung lalim sa may fountain na kayo dumag-dive, di ba? Tama, oo. Hindi mo naman binigyan ng chance si Abyss na gumawa ng play sa engagement. Ayan. But yun nga, I feel like yung Polaris dito, they're trying to grab whatever they can in terms of racks. Pero syempre, nakakuha na naman dalawang kill yung Talon dito, looking good. Syempre, more towers, more map control. Sa lamang sila, kaso sila yung nape-pressure, parang ganun ba? Yung alin? Yung Polaris, oh? I don't think they're pressured a lot. I think they're trying to end the game. Kasi alam nila na... Pressure na sa puso. I think yung pressure pa rin dito nasa side ng Polaris. Ay, may Polaris. Sorry, ba't baka Polaris ng Polaris? Nang Talon. 100%. Kasi, nakikita mo yung mga mistakes ng Polaris. Those are mistakes that they can afford. Talon dito, kapag nagkamali sila, wala na. It's a wrap. Sa side ng Polaris, yeah, kung mamatay si Pangolier, that's fine. They have a lot of tower. Hindi ganun kabilis mag-siege yung Talon dito, di ba? So they can keep resetting a teamfight until manalo sila sa teamfight. Wala nang, kita mo every single time, kailangan mag-buy out ni 23 Savage ng item niya. Kasi kung hindi niya, kung ititipirin niya yun for a buyback, they won't have enough damage para i-take down yung heroes ng... Polaris dito. Diba, lagi mo na sinasabi, ilang teamfight na ang nangyari, pero laging walang buyback yung Bloodseeker kasi kailangan niya mamili. Kung ititipirin niya yung item niya for a buyback, then wala siya, he won't deal enough damage during the coil, during the pinch grip, na ibabato ng Talon. Okay, meron ng buyback si Bloodseeker. Ang naano ko lang, baka nape-pressure yung Polaris na tapusin yung laro kasi baka mamaya dumating na yung point na malakas na yung Bloodseeker mamaya. So parang kailangan na natin i-end yung game now. Parang ilang minutes. Pero kasi ano eh. Like, even though na maging six-slotted si 23 Savage, like, kahit magka-BKB ka, yung leash mechanic ni NP eh, he's a long-range hero, may teleportation siya, di ba? He has a lot of items, kasi yun nga. Stop. Oh, na-hex, mga kaibigan. They found it on time, na sobrang buisit pa kanina pa. Kanina pa na siya set up, mga kaibigan. Inabot pa ng Tidal Wave, na-brought to the ground pa, mga kaibigan, yung Viper. Kailangan rin tumakbo rito ni Hyde. 23 Savage doing the right clicks. Block out dito! Only na lang si 23 Savage! And he's down, pero he has yung kanyang buyback. Three men down. For the side of Talon Esports, nag-buyback na rito yung dalawang support. So, nag-buyback rin yung Trayan. For the side of Polaris, let's see, anong call dito ng Polaris? Will they push this one? Hex kay Mikoto.
At meron ang toss save. Tignan natin kung maliligtas pa nga ba. Patient nga rin ginamit rito ni Mikoto going up. Pero medyo na-juke out. Itong side ng Polaris Esports. Nag-buyback rin si 23 Savage. 4 versus 5 yung ating sitwasyon. Napatulog yung Triant Protector. X-Mark to the spot. Here comes Mikoto. Avalanche to control. Triant is down. Kala ko madadamay pa si Kunkka dun. Bumalik yung sa X-Mark niya eh. But yeah, really great team fight. Tatangin mo yung Black Hole doon. Like Black Hole is still the name of this game, daddy. Like, you don't have heroes na makakastop ng Black Hole na yun. Why? Kasi sobrang yaman nila. And nakita mo, diba, yung Rapture mo or yung Fiend's Grip mo, you wanna commit it on Pangolier. Kasi nakikita mo din yung lockdown na kanya i-provide sa teamfight. And ang patay na ng engagement natin. Like, 6 seconds lang yung Black Hole, yung BKB dito ni 23 Savage. So, kapag hanggat wala siyang BKB, like, he won't be able to hit hero sa side ng Polaris. So, plus, refresher. Ay, very, very scary item. Ito pa ang status ng ating gimang. Meron lang buyback, si Mikoto sa kanyang pack. Pero yung tatlong cores ng Polaris, position 1 to 3, lahat sila rito meron buyback, up na yung Roshan. Kaso nga lang, 5 versus 4 yung ating sitwasyon. At yung triant dito ni Natsumi giving pressure sa may baba. Para at least medyo maging boost itong si KT. Pero alam ng Talon Esports na walang Triant Protector, 5 versus 4 yung ating sitwasyon, uunahan na nila Ishii. Pero may pressure eh. Kahit walang Black Hole, kaya siya mag-refresh tapos magkaka-Black Hole siya ulit. Okay, may koto aangat. Can they get there? Oh, Torrent. Aabot ba sila? Lahat buhay rito ng Roshan. Tingnan natin mga kaibigan pag nag-green yung icon. Pasukin natin yung enigma. Oh, Rolling Thunder muna mga kaibigan. Bigay BS Ben Pop. Pin script ginamit rito kay Nevermind. Natin yung Tidal Web. Sino makakuha ng Roshan? Ayun nga lang. Black Hole! Nahuli sa 23 Savage. Bloodseekers down at 2 minutes without a buyback. Tawag na. Mukhang pwede na nga yata i-call. Tingnan natin. Wala nang buyback yung Bloodseekers. Yes. Natsumi aangat with a teleport. Pilit nga nilang hinahanap itong pack. Makapag-teleport out pa ba? Medyo madulas. Palos nga itong si... Oh, grabe yung pasukad dun. Wala, hinahan niya yung... Secure! Tignan natin kung kaya kasi mayroon 4-stop. Hindi, 4-stop. Okay. Pero mag-focus na sila, Mars. Yun lang ang kalukutan. Wala, tapos na to. Walang Bloodseeker, you're not gonna deal damage dito sa lineup na sa 5 heroes plus ang Aegis of Immortal na available dito sa side ng Polaris. And yeah, that's a really great initiation from Nevermind. Diba siya yung tumaki ng Fiend's Grip, the damage sa side ng Talon, pero inaantay ko talaga yung Black Hole pa. Parating na itong si Tropang Enigma dun sa engagement na yun. Talaga inaantay ko sa gitna, pa he's creeping in, and then I think 3-man, 4-man Black Hole natin hinapat doon. But yeah, that was just a beautiful. Okay, yun lang ako na. May 23 Savage na nga lang ako na ano dun eh. Nakatingin dun eh. Eh, meron na siyang Repressure Orb kanina eh. Oo. Oh. Di saka nagpapanik na rin Daddy A yung Talon dun eh. Kasi medyo low na si Roshan, di ba? Mm-hmm. Tapos paparating na si Polaris. Nandun na yung Rolling Thunder. Plus, ang iniisip dun ni Pac, pofocus ko ba yung Pangolier or do I go doon sa hahanapin ko ba sa Enigma na papasok, diba? That's a really hard situation for the side of Talon. Yung last team fight na yon, vision and formation is yung key. Mission and vision, diba? Ginawa natin sa lupo nakaraan yun. Nauna na kagad si Nevermind, diba? So alam niya na kagad kung ano yung information, kung ano yung buhay ng Roshan. So alam niya na sumi kung kailan siya papasok. Alam din ni nung Enigma kung kailan niya ibibitaw yung kanyang Black Hole na unexpectedly, hindi expected ng Talon Esports na mayroong Repressure Orb. Ayun na nga. So the rest is history, all one tayo. Yes. Game number 3. So looking good dito sa series natin. Mainit. Unang... bakbaka ng upper division natin, daddy. Tapayawa tayo, game 3? Yeah. Tama ko na eh, Polaris, first 20 kills. Ami. Manalo. Iba yata tinaya ni Director, ha? Ayun, kaya pala. Siyempre, guys, kung mga betlords kayo or kung hindi, ayan, napakagandang merch sa suot ni daddy. Kung gusto niya pumamili, punta lang po kayo dun sa... Shopee, ayan, search nyo lang The Armory or sa page natin sa Facebook, guys. Kung gusto nyo mag-inquire, magtanong, PM lang kayo dun sa page natin dun. Available na yan, Betlords natin. I think kung ano din, hindi, okay na yun. Ito, easy to give mo. Kanina tayo rito. Game number 3. Game 3, no?
Oo nga, mukha dikit na dikit. Di ko alam, daddy. Dikit dito eh. Kainit pa alam, alam mo naman ako, daddy, kapag mga ganyang klaseng dikit ng laban, over 2.5 lagi tayo ako. Pero yung ganitong close matchup, lalo wala pa silang match history, pwede ka talaga mag-bet na over 2.5 dito. No. Kung sa mga nag-bet na tama na kayo, kaso mamaya niyo pa makukuha after nitong series. No. Pero kung maga, after na game 2, kampante ka na. saan tayo nataya? First 15 ulit? Para... First 20? So, tatalon tayo. First 15. Talon. Ah, first 15 talon. Ay, si, hindi ko mamakabihin talon. Follow nyo guys, si Daddy. Magaling mag-predict yan guys. Ako nagsasabi sa inyo. Follow nyo yung page niyan. Kung gusto nyo ng mga libreng prediction, pal donation. Nako, pal donation. Predict Lords yan. Kung gusto nyo yung parlay Lords, eh, follow nyo ako. Kung gusto nyo yung prediction Lords, ayan si Daddy, follow nyo. Matindi yung mag-predict yan. Pero yun yung idea na all one yung ating series na uwi tayo sa game number 3 na parang ine-expect na manalos ng lahat. Pero dyan lang kayo, kami magbabalik sa Kuya Nick para sa decision match ng Polaris at saka Talon Esports. A mouse you got free in the mail. The only consistency you had was consistently missing shots. So at SteelSeries, we got to work on improving the gaming mouse. Pixel-perfect precision was finally in play. But aim isn't everything. You also need brain. We were the first to onboard an ARM chip, letting you tweak performance settings and save them to your mouse. Then we added a liftoff sensor for complete vertical control. True one-to-one tracking was born. Your hand equals your aim. If you suck, that's a problem we can't solve. If it's your mouse, that's one we can. Innovation is in our blood. Always has been, always will be. For glory. Running water, electricity, RGB mouse pads. There's a lot we take for granted in life. Like how our forefathers played on dust magnet mouse pads, losing games and their minds, cleaning their mouse so they could aim again. So we invented IceMat. The first mouse pad to bring consistency and dust-free gaming to every round of dust too. But a new generation of mice demanded a new kind of mouse pad. We tested 751 surfaces to create QCK. A combination of microwoven cloth and natural rubber that gives you flawless mouse control and all-day comfort. Sleep tight, little hand. As the iconic esports mouse pad with more than 15 million sold, it's probably the mouse pad you're using right now. Innovation is in our blood. Always has been, always will be. For glory. At gusto nyo bang mapabilang sa Pardonatics kagaya ni Kuya Nick at ni Alo? Alam nyo na ang gagawin nyo. Just visit PhoenixBet. It's a legit betting site. Pwede kang mag-bet ng Dota 2, CSGO, at NBA. At gamitin mo lang ang aming code na LupuanWXC. At laging-laging nyong tatandaan na hashtag BetResponsibly. All passengers for flight PR-018 to Canada, please board now. Ayan. Hello. All passengers for flight PR-018. Nasaan ka? Harold, naniniwala ka ba sa parallel universe? Isipin mo, sa isang universe, graduate tayo. We stayed in touch. Tapos naging friends tayo for many years. Pero sa ibang universe, graduate tayo. And we never saw each other again. Miss Late. Long time, ah. Kamusta? Sorry. Akala ko hug. When you're young, feeling mo, ang dami mong mamimit na you'll have a connection with. Yung talagang magigets niyo yung isa't isa. Tapos when you get older, you realize na konti lang pala yung mga ganun. Minsan nga, isa lang. Kailan ka aalis? Bukas na. Sama ka na lang muna sa akin. Sasoli na lang kita pag hassle ka na.
Sorry. I wasn't a good friend. Dapat hindi ko yung tinake for granted. Dapat I kept in touch. At katumawag sa akin ng palis na pumuntang Canada naman. Tara. Tambay pa tayo. Last 2 hours. Malilate ka. Gusto mo bang malate? At SteelSeries, we make the headsets, mice, and keyboards that the world's best gamers win the most with. And we've been doing it since way back. Due to continued innovation and product development with leading professional gamers around the world, SteelSeries is the number one brand for professional gaming gear. Congratulations, Foo wins it! But Navi managed to take the grand final 3-1. A lot's changed since then. But one thing always stays the same, winning. Every pro that picks up a SteelSeries product pushes its limits. That's what makes us push ours. It's up to you how far you go. But whatever you do, go for glory.
Here's a good thing about keyboards. You can type whatever you want, like yes, for example. A bad thing about keyboards, they were made for writing emails, so when you played games, they broke. At SteelSeries, we created the first mechanical gaming keyboard with fingertip precision and sensitivity. A keyboard that could WASD its way to wins and withstand the rage of defeat. And just when it seemed like the keyboard was solved, we reinvented the technology for the first time in 35 years. Now you can customize the sensitivity of every key to suit feather-like fingers or deep and deliberate presses. So you can get your hands on a keyboard that gets your hands. Innovation is in our blood, always has been, always will be, for glory. At SteelSeries, we solve problems. Not climate change level problems, sorry future generations, video game problems. Like when gamers communicated by taping microphones to their faces. Seriously? So we had an idea. Attach mic to headset. The gaming headset was born. Sounds good, right? Well, yeah, but not as good as it could. So we brought high fidelity audio to gaming. We didn't do it for the awards. We did it so you could get immersed in your games, hear bad guys better, and shit yourself when you get shot at. Innovation is in our blood. Always has been, always will be. For glory. X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. At yun, kami nagbabalik para sa game number 3 ng Talon Esports sa Polaris Esports. Ishi, grabe yung bakbaka natin, especially yung game number 2. Yes, yes, yes. Nakita natin yung Enigma Black Hole, Juice Colors. And din yung nawala sa mga previous patches natin, yung mga big team fight AOE device spells. Pero, ayun nga. In the end of the day, I think it was a really well-executed draft sa side ng Polaris. I think sa draft nila, they know how to execute, they know how to play yung heroes nila. Whereas sa side ng Talon, I don't know. Especially, di ba, yung Viper pick, I think that was, yun yung pinaka parang question mark para sa akin dun sa lineup ng Talon. Mm-hmm. Kaya, kasi kita mo naman, di ba, yung hero ni KP kanina, di ba, yung sa March niya, ang laki ng impact niya. Then game 2, like, as in sobrang lackluster talaga. So, tingnan natin itong game number 3.
kung ano yung mga makakaligtas at mababan. Ewan ko lang kung papaligtasin pa nila si Enigma after ng performance ng game. Sa tingin mo sa Enigma, makasasama kaya to sa Mananerf if ever magkaroon ng patch? Kakalungkot lang, no? Pwede. Pwede. Pero tingin ko Mananerf yung ano, yung rate pack ba yun? Rate lang, hindi sabay sa akin. Refresh ko lang. Ako, hindi ko na talaga sabay sa akin. Basta may sounds lang, pwede na. Yeah, no. Oh? Si Kotol! Si Gandalf! Nilaro ba nila to? Oh, nilaro nila versus Army Geniuses. Nanalo sila. Pero ano ba to? Di, ano to eh. Support Kotol to sa BTS Pro Series. Kasi parang, hindi ko rin parang gusto kay Mac na kung magkukotol siya. Oy! Naku po, Talon! Naku. Sabi ko sa'yo, hindi sila mag-hesitate na pag nakuha nila yung Medusa, talagang kuha. Ito nilagay na sa second pick. Ang problema naman sa KOTL, Ishii, syempre lagi mo dapat i-anticipate na pwedeng mag-mid lane yung KOTL. Kasi kapag hindi ka pumek ng hero na pwede mag-jump in sa kanya, ang laki ng bibigay na problema sa'yo niyan. And kung titignan mo din, Daddy, dalawang backline heroes na yung, I mean, hindi naman backline, pero walang mobility yung first two picks ng Talon dito. So, it's going to be a problem kung magiging mid KOTL. Pero yun nga, tulad na mention ko, I haven't seen it aside ng Polaris. I mean, yung Bloodseeker nga, hindi ko gano'n nakikita-kita kay Sabog eh, na pick. So, tignan natin kung meron din silang hinanda dito sa side ng Polaris. Mid Keeper of the Rep. Doon ko madalas nakikita talaga nagsya sa inyong KOTL eh, ng Kotol. Pag iniisip nung iba na, support lang yan, sige, yan na natin. Yeah. Tapos biglang magulat ka, mid lane na. Or kapag may ano, may storm, yung mga ganong klaseng hero, di ba? Doon talaga nagsha-shine si Keeper of the Light. Pero I like this ano, DK pick. I think it's just one of like a really good hero sa patch natin, sa meta natin ngayon. Mm-hmm. I think na-mention naman natin yung sharp pushing capability. Ayun nga, may nakita akong demo. So yung breathe fire niya, di ba? It's a damage reduction. Tama. Oo. Tapos yung ano yung Medusa na nakalimang divine rapier, tapos damage reduction ni DK. Ang laki ng damage niya nawala kasi percentage damage siya. Eh. So I think that was a really good answer doon sa side ng Medusa. Pero of course, it doesn't completely shut down si Medusa as a hero. Pero mabawasan lang, may negate lang. It's also one way to deal with the Medusa. Ayan. Besides sa let's say nawala na si natural counter niya si Anti-Mage. Mm-hmm. Nakabit po kami first 15 kills sa ba tayo? Talon. Talon. Kaso wala pag titignan ko pagka medyo alanganin yata ko. Medusa. Medyo mabagal kasi gameplay ng Medusa, di ba? Ito lang nakikita ko. Yung DK kasi maganda siya pag maganda yung mga pair nakasama. So usually, DK Mirana, di ba? So yung iba na meron pang follow-up na stun. Parang ma-open up yung pwedeng ma-combo dun sa DK eh. Kasi pinoprotektahan nila yung Medusa, Ishii. Kita mo naman yung mga ban. Di ba? Yes. Nandun kagad yung aalisan ka ng mana. Tapos pwede rin kasing kalaban mo yung Ursa Warrior. Kasi may point na malakas yung Ursa Warrior against doon sa may isang Medusa. Once nakabuo siya ng Diffusal Blade, pwede maging run and gun style na mamaya, ma-disrupt pa yung pag-farm ng Medusa. Ma-katalo pa nila. Isa ka din, CCDK din is also one of the heroes na kayang lumain versus doon sa Medusa. Oh. Diba? Is a very tanky hero. You don't have a lot of spell that could really zone out si DK as a hero kung sila man yung magiging matchup. Or let's say palagyan natin Keeper of the Light, DK yung magkasama sa lane. Diba? I think this is gonna be an easy peasy lane para sa side ng Polaris kung ito kayo magkatapat. Okay. Grimstroke. So, I think it's a really good pick kasi wala pang spirit na nakaban. So may makukuha sila diyan panigurado. Either Ember or Storm. I mean, I don't think they want to give out Storm. Kulurge. I think Storm is going to be really good this game. Inkswell, you got Keeper of the Light. I mean, maganda rin naman si Ember, pero napapaisip yung Talon ngayon kung anong pipiliin nila dito. Kasi ano eh, ang pinili nilang Iban is yung counter kay Medusa. So yung mid nila is medyo magiging vulnerable. Yo, Enchantress.
Enchant plus. Mid na siguro to? Or yung hero ni KP? Pwede rin. Hindi naman siguro sila mag-mid snapfire dito. Ito yan, Brewmaster KP special yan, Ishii. Paborito niya yan. Totoo. Di, saka ano din eh, pwede rin ipang-counter sa kanila yan. Daddy A. Kumbaga, let's say, mag-mid DK, ganun, tas offlane Brew. Diba? Pang-counter mo sa Medusa. Also pretty good. Kaso, hindi pa nila nasasagot yung impairing jumump in sa backlines. Although, nakuha nila yung mga comfort picks nila. Brewmaster, Medusa. Well, yung Polaris, talagang pwede pa nilang i-flex pa rin yung kanilang KOTL. Eh, kung deconform, kung anong gusto nga nilang gawin. Pero interesting eh, no? Like yung lahat ng game 1, game 2, game 3 natin. Iba yung ano, nag-iba ng tema. I mean, yung Talon, ilan lang yung naging same, yung Bane Elemental first 2 picks. Pero kung mapapansin mo, talagang tatlong laban, different set of heroes na eh. O ba may ginawa lang naman ng Talon doon sa game number 2? Parang, oh, kumari, sa chess, nag-abante ka lang ng pawn. Tingnan mo lang kung anong next move. Kaso nga lang, doon sa paglalala, sila na-checkmate. Na-checkmate sila ng Polaris doon sa paglalaro ng draft. Oh, hindi, pero parang feeling ko mas underdog pa rin talaga Talon dito sa series na to eh. So, I think you have to beat Polaris twice in a row kung gusto mo manalo. Ngayon, kumikikik na ulit yung Polaris eh. Na, ayun nga, since may momentum sila, kasi champion lang nila. Okay. So, mid, natitira? May isang, 2, 4, 6. Pero pala nakikita ko, no? Wala silang pang-cancel ng BKB, no? Walang BKB piercing spell sa Talon. So, libre yung spin dito, no? Spin TP out. Oo, wala silang Bane eh. Nag-enchantress sila eh. Mm-hmm. Kasi ano eh, kailangan nila ng malakas na hero. Kasi ano to eh, inisip na nila to that this DK could be an offlaner sa side ng Polaris. So, they need a support na pwedeng makatulong or makaharas sa kanya doon sa laning phase. So, I think that was the enchantress pick. Sino kayang last pick? Actually, pero kung isipin mo si Bane Elemental, maganda rin yung Enfeeble niya. Mm-hmm. Anyways. Ikot-ikot. Pero di kailangan siguro nila ng hero na support na pumupronta. Baka kasi backline din yun eh kung mag-Bane Elemental. Kasi Enchantress kasi pwede mo siyang ipain. Pero ang dami nilang magic eh. Blast, ikot, di ba? It's not a hero that's really hard to kill. Radiant team pick. Lalambot to yan. Mayroon solar bind. Yeah. Yung Ezreal. Uy! Okay, naganda lang sa Enchantress. Enchantress, syempre, matutulungan niya yung Medusa sa lane. Especially, di ba? Yun naman yung reason ko pinipick mo yung Enchantress. Mm-hmm. Tapos, syempre, nandun yung plus 1 mo sa creeps kagad na makapagstack kagad sa jungle, if ever. Para matulungan yung pag-power spike na Medusa. Eh, sa top line. Sa ano, hindi yung ganking niya. Mas maganda rin compared to sa Bane. Okay. So, Spirit Brothers, Storm, huwag na mahiya. Okay, ayun na, Storm. Let's see, ito din natin makikita kung anong position ng Keeper of the Light. Meron Storm eh. Kasi gano'n pa rin nilang address yung back lines eh. Ano? Medium binan nila eh, so I'm not sure. Okay. Okay na pa yun. Okay. Ooh. Decent. Ka Queen of Pain, medyo may advantage kay Mikoto dun sa may mid lane, di ba? Pero kasi ano eh, they're kind of the same, you know? Like, at the same time, Storm is pretty good later on kay Queen of Pain because one of the heroes na pwede mag-jump in kay Quop. So, tama. They kind of both hate each other. Eventually. Pero, I don't know. Agagalit sa isa't isa, no? Oo. I don't know. Storm, ako, kasi nakita ko sa Talon Esports, eh, puro comfort pick. Oh. Diba na kung, kung maglalaro ka, gamitin ko yung mga gusto ko. Yeah. Tapos maganda naman yung matchup dun sa may kabila. Siyempre, dalawang melee. O sabi, dragon form. Pag nag-dragon form yung dragon. Kaso nga, si 23 Savage, pag nagkaroon na siya rito ng Skadi, maganda against yung may dalawang hero. Tapos nasagot na nila yung support, nasagot ng Talon Esports yung mga sagot dito ng Polaris. Given, meron ka ritong Storm Spirit. Kasi yung hirap pagka hindi mo na-address yung dalawang support, lalo yan yung KOTL at saka yung Grimstroke. Pati mo, Ishii, sino nakalamang? Kanino parang 50-50? Hey. Kanino ka ba? Ano ka? Ang 50-50. Pareho kasi silang may weakness and strength sa laning phase. Eh. Ako kasi typically, ini-scale ko yung lineup base sa matchup. Oo.
Diba? Like, ito, nakikita ko, diba? They could punish si Brewmaster, ikot, Inkswell, napakagandang wombo combo niyan, Daddy A, diba? Especially sa level 1, you could deal that much pressure. Sa kaya nila ilalagay yung Keeper of the Light, no? Kasi si TMB ang gumamit, eh, position 5 to, eh. I think si DK yata. I don't know. Kasi pa... Kasi pwede naman, kasama ni Natsumi yung Keeper of the Light, tapos Solar Bind type siya, ganun. Spin, Solar Bind, ganun. Hindi kasi, yun nga eh, yun nga iniisip ko eh, hindi siya ganun kaganda, hindi ganun kalakas yung Kotol sa Juggernaut na matcha. Though you can always give, yung Grimstroke, yung Savius, yung Grimstroke Juggernaut, ayun ang magandang magkasama sa lane, kasi malaki yung kill potential niya, especially level 1. Ang iniisip ko naman, sa kaya maganda, okay din si, ano, si DK dun sa Kotol, sa Keeper of the Light, kasi once na tumaas-taas yung level, like, stun, plus yung blast, di ba? Those are some really good spell combination. Plus, enchantress pa yan. Di ba? And then, si Medusa, if, ano, parang ano eh, so, may illuminate ka, plus DK, so, constantly masha-shove yung lane sa bottom lane ni 23 Savage, di ba? You can easily pressure si Medusa, you can take down tower easily, yung mga ganong klaseng bagay. So, parang, mas gusto ko yung matchup na yun, I mean, in my opinion. Pero, depende pa rin naman sa kanila yan kung ano yung mas priority nila for the side of Polaris. Pero kapag pinagmamasdan ko, Ishi, yung itong draft natin ngayon, lahat ng lane merong kill potential. Yeah. So, tingin mo, matumatayan ng over na mataas, pwede. Kaso wala eh. Nakita mo, diba? Wala yung ano, yung wala case. Nga eh. Lilumabas eh, no? Usually, dapat meron yun eh kapag hindi pa nag-i-start yung match. Like, kasi lumalabas yung ano eh, pag-game ng Polaris. May mga daw, Ishi, ito, tinanong ni Mark Jerwin. Kanina pa sila nagtatanong eh. Ano ka daw ba? Boston or Golden State? Home ng Boston. Sansa ko. Ay, wala na pala. Alam eh, hindi ano. Medyo gusto ko Boston, maiba naman. Maiba lang. Kasi si Golden State, marami ng championship. Bigyan niyo sa mga bata. So, eh, paano si Al Horford? Oh, di ba? Si Al Horford, for first-timer, di ba? Naiyak pa nga eh. Hindi, parang yun lang in-analyze ng NBA, you know? Pero yun, nabali ako lang. Yun yung nawala sa game 2, yung 26 points. Tama ba? 26 points ni Al Horford. Wala din sa game 2. May panganan, di ba? Yung shooting niya, binablock niya yung sarili niya. Ayun. Dapat usapan na natin wala pa naman guys ha. Papalapit lang kasi bukas yung NBA, bukas. Yes, pwede rin kayo tumaya noon guys, nasa next bet niyo. Pwede pa kayong humabol ng series. Uy, tama. Oh, kasi 1-1 ano? 1-1. 1-1 yes. Yung ano score. Okay. What do I favor? Si Lelutz, di siya nagkaganda, naglagay ka ng skill na. So, natantya niya lang yung lane, if ever. Oo. Ayun. Di, baka hindi pa naman daw kailangan. Inuna mo na yung CS, daddy, bago i-click yung skill. Mamamatay na daw yung creeps, eh. Ayun. So, talagang kayo, Keeper of the Light talaga sa Kajagi magkasama sa top. Oo. Ang iniisip ko dito, daddy, diba na-mention ko na prioritization dito. So, mas gusto nilang manalo yung lane ng DK with the Grimstroke. Kasi ano din yun eh, stun, Inkswell pa din in the end of the day, di ba? So, it's still pretty good. Saka may pang wave clear din naman siya. Ayun nga, yung Stroke of Fate. Stroke of Fate, oo. Yes. Sobrang ganda niyang hero na yan, lalo yung shard niya, yung Aghanim's. Oh. Sobrang ganda. Lalo, yung Aghanim's Scepter dito sa game na to. Si 23 Savage, kung makapag-scuddy, tapos Butterfly, tapos kukopyain siya. Ako, Diyos ko, Lords. Parang feeling ko ano? Nakasalalay kay Lelouch to. Like yung sa Queen of Pain niya. Like he needs to have good lane kasi naalala mo eh yung sa game number 2 natin kanina, 'di ba? Like it's just much easier kay Nevermind kapag nagkakaroon siya ng tulong sa from other lanes. Diba? So tama. Talagang nakikita mo yung first blood nakuha ni Sabius, nabigyan yung enchantress ha. Unusual dun eh. And that first blood is brought to you by pxbet.io. Siyempre huwag niyo kalimutan na gamitin yung aming promo code. Lupon, double legacy pag nag-register kayo sa mga bettors natin yan. Hashtag betresponsibly. Nagulat yun ah. Nasa ulo kayo yung enchantress. Baka nag-farm tas low na. Oy? Oy? Grabe na magic yun. Oo, na-debate.
5 hits, nasa nag-spin. Okay, siya mapalo. Buti na kalayo, nice block kaso. Naabot siya ng scatter blast mga kaibigan. Inabot ng shotgun ni Grandma. Medyo aso na ubiyan na namin, oo. Malaking damage yun, pero loob yung buhay mo. Running swell mga kaibigan. Yung 23 savage, wala na siya ritong mana. Pero si Nevermind, makapag-sustain naman. Good thing. Level 3, di pa natin nakikita kung anong level ng kanyang Dragon Blood. Sumi, wala na ibibigay. Ganun ba? Sinatsumi. Oo. Hindi, gusto niya dumil ng damage pero low na yung buhay niya eh. So talaga mamamatay siya dun. Kahit dumidil siya ng damage, mauna siya mamatay kasi mapatay niya yung kabila. Kasi binlock pa ni TMB. Binlock pa ni TMB yung pathway ng dalawa eh. Oh. Eh, ini-scatter blast pa pala dun. 1-2-3 pala skill ni Nevermind. Hindi sa amid yung malayo-layo din yung melee range ni, ano, eh, ni Bro. Naku! Kapayata na naman. Parang ano din yan eh. Parang semi-monkey king. Alam mo yung hampas niya. Parang di melee. Medyo malayo. Maabot. Nasabi sa'yo, Katie, favorite ni Katie. Ah, oo. Panigurado yan. First blood guys, nakuha po ng Polaris. Namatay yung Enchantress. So yung dalawang score ng Polaris, puro sa Enchantress lang yun. Hmm. Yes. Pero nakita mo din yung adjustment ng Polaris dito, Daddy A, diba? Like, yung game 1 talaga, I believe na so, kaya sobrang ganda ng early nila. It's because of the early deep wards. Ang maganda na yung lane base mo, na-compliment pa. Grabe nga yun, no? Sabi naman, ladies and gentlemen, nag-ground. Oh, Diyos ko, Lerds! Sinama yung sentry, sinama pa yung chicks. Oh, so, okay. Binigyan mo na ng main course, binigyan mo pa ng dessert. Oo nga, yun lang. Binigyan mo ng buko pandan, no? Busog na busog si Snapfire doon. Hindi, ano daw, at least daw, sabi ni tropang ano dito, Keeper of the Light, na-refill niya yung bote nung ano, Queen of Pain. Parang maklas yung apat na mga hero kasi yung chances na mamatay pati yung KOTL. Kaya nga eh, saan di mo in-expect, diba? Yung mga heroes na yun na mabiglang mato-solo kill lang ganun-ganun. Lalo yung Chantress! Ay. Pero so far so good. Network lead for the side of Polaris, nasa kanila 1K. Tabla yung ating scoreline mga ibigan. Medusa, maganda naman yung kanyang CS. Oh. Paano spantayan lang naman sa counterpart na Juggernaut? Habang si Mikoto lamang sa kanyang Storm Spirit. Like itong lane ni Nevermind, kailangang manalo ito. Kasi you wanna be able to pressure yung tier 1 tower very early. Since you do have the DK. Kasi Queen of Pain ka pa. Kapag nagkaroon ng level 6 yan, you have a lot of damage. Incoming damage. And this time around, hindi gano'n nakakatakot. Easy pa to yata. Breath of Fire. Buti na buhay. Tapos ready na agad yung salve dito ni Hyde. Oh, yun lang. Yun, hindi ko nakakalabot yung TP ni KB kasi wala siyang, let's say, big spell eh. Wala siyang arena, wala siyang ravage, mga ganun. I mean, you do have the split, pero hindi siya nakakatakot compared sa, let's say, Mars yung hero niya. But, yun nga. I think, a lot of pressure dito sa safe lane na to. Kasi, nakita mo, game number 2 today. Dito rin nag-open up, nagsimula yung pagka-network lead ng Polaris sa bottom lane nila. Katawa naman ako sa comment na isa. Bye. Hindi, wala na. Nabasa ko lang, nadaanan. Pero never mind, yung tuto na yung ating score. Ano na ba, Ishi? Ano ba dapat? Mataboy kagad nila sa 23 Savage sa lane? Uy, gandang stock nga. Oh. Mas maaga, mas maganda. Saka siguro, kailangan nilang scoutin. Baka nag-i-stock na yung Talon dito. Okay na ng XP yun, tapos meron na siya ritong healing ward, goods na, para makapag-survive. Parang nahihirapan din silang tapatan yung isang brewmaster dun sa may topside. Nataboy na yung juggernaut sa lane. Yep. Ano ah, yung farming dito ni ano? Ayun, may storm. Triple null talisman. Four. Abed? That you? Sabi sa'yo yung Talon, okay. Daddy A. Oh, easy Talon, reference! Parang easy yan eh. Ayaw maniwala sa akin. Wala na ito, malapla eh. Oo, di ba? Oo. Let's see. Ito yung ano, question mark. Kung ano yung magiging item ni Juggernaut dito. Is he gonna go for like Mael, Battle Fury, Diffusal, build? Kasi feeling ko, pag nag-diffusal siya dito, like, mabibehind siya sa farming. So, I don't know if it's a great choice. Tawag dito, maybe Mael, kung gusto niya ng
sumali ng maaga-aga sa team fight. Kasi katulad nga na-mention mo, they don't have that BKB piercing, so he can easily TP out. Spin TP out. Ganun lang kagad yung gagawin. Well, tama, tama. Maelstrom issue para at least may damage ka kahit papaano sa team fight. Mabilis ka rin yung farm. Oh. Baka, you know, ano, sure, ano, spin tapos ano lang, no? Tapos yung third skin, chakra magic. Ayun nga eh. May isa kang spin ka ulit, so mas mapapabilis din yung farming mo. Pero kasi parang, ayun nga, ano to eh. Dream item ng Storm. Dream jungle item hanggang mamayan. Ay, oo. Aries trinket. Pag mga spirit, si ano eh, si Mikoto, kailangan talaga spirit brothers din yung hero niyan, daddy. Grabe gumawa ng tempo sa game, no? I mean, okay, okay naman yung pack niya kanina, pero pangat lang talaga yung Viper. Ay, sorry. Hindi siya, ano, hindi siya pabor doon sa may lineup nila, no? Naglalock ng damage, eh. O baga, hindi lang lock ng damage, yung control na lang. Para at least, yung susunod na damage, kahit, paano ba? Yung tuloy-tuloy na pagbigay ng damage, wala. Unlike nung magkakaroon ka ng arena, no? Nandun lang yung mga hero. Yung Viper, wala. Itatayo lang doon. Di sa kasi, hindi ba, sabi ko naman, si Viper, hindi mo pwedeng behind. Hindi mo pwedeng behind lumaro pag Viper ka, di ba? Saka ang weird. Malo pa sila sa sila, Enigma sa lane, di ba? Parang oo, nakaligtas nga si Sabog, pero yung Viper mo naman. Okay, first, Bruce split. Inangat kaagad ni KP yung kanyang ano, no? Blue Panda. Hanapin niya kung nasaan si Juggernaut. Deny. Ang tanong, yung Polaris, kailan sila mag-group up sa bottom lane? Kasi ano eh, umalis na rin si Sabog doon sa baba. Makita mo, nasa mid na siya, farming and heading into the triangle. Si Enchantress na lang yun nandito, di ba? So, at some point, kailangan nang mag-rotate. Parang ika-capitalize yata ng Polaris yun. Na wala na yung Medusa sa baba. Level 6 na rin yung Dragonite. I think... Oh, walang Bruce. Walang Bruce Blade. Walang Bruce Blade. Naputokan ng Inkswell. Another TP coming in. Ito na nga yung Queen of Pain. Silence! Kaso wala silang pang-cancel ng TP. Walang Bruce Blade. Kaso TP out lang. I think sa ngayon, ano eh. They're both okay farming. Mm-hmm. Yung teams natin dito. Kasi alam nila na, for sure, Talon, they're probably gonna grab one or two kills. Pero they're not really going to force big team fight. Kasi alam nila na meron silang Medusa. Diba? Sa side din naman ng Polaris na they want this Juggernaut to be the richest hero. Sa side ng Polaris, kailangan ko naman yung stacks pa lang, di ba? Ang ganda sa kanya binibigay. Saka yung hero kasi ni Mac. Like, sobrang scary din sa kanya to jump in, lalo na wala kang save. Typically, kapag nag-blink in ka, wala. You're naked, you don't have nightmare, wala kang... Ang ganda ng vision, ha? Ng Talon Esports. Naghahabang lang si Mikoto mga kaibigan. Here comes the pull. Pinaulan na nga rin na mga Express. Ayun lang, never mind is down. Huli pa nga nila mga kaibigan itong Juggernaut. Zip in doon sa may backline. Save mo, tatargetan nito ang Storm. Mikoto, bagging yung kanyang double kill. Juggernaut will go out. Yun lang. Nice vision. Nice placing of words coming from the Talon Esports to the start in team fight. Too much damage! Storm Spirit plus the Snapfire! Oh. Diba? You long range damage from the support when you have a good initiator, spirit heroes plus the support, easy peasy kill. Nakita naman natin yon, di ba? And they completely red yung gustong gawin ng Polaris doon. They wanna be able to push bottom lane since nagfail sila patayin si Brewmaster sa taas. So they wanna make something happen. But tignan natin this time around, mukhang mas maraming heroes na nag-group up. Tinawag nila si Natsumi. Kumbaga, full commitment na dito sa iba. Dito sa meta, wala naman ito ng skises eh. Tapos nagpapakita na sa may mid lane, so ito na yung pagkakataon nila para makuha yung bottom tower. Kaso nga lang, parang... Yes, two lanes. Hindi, yung exchange mid lane ang gusto ko kuhain dito ng Talon. Yeah, I mean, even though na hindi nakuha ng Polaris yung mid torre, but I think for sure top lane makukuha nila. They're going to force rotation, they're going to deal some type of damage sa tier 1 tower sa gitna. So... Kayang-kayang i-depend, meron pa silang pan-depush. Dali for the keeper of the light. Kasi exchange lang yun. Hindi, pero ano eh, nag-TP din si Queen of Pain. Kung di nag-TP si Queen of Pain, that's a walking 250.
That's a storm spirit zipping in easy peasy kill. Honestly, kung hindi nag-TP si Lelouch doon, so kinailangan ng plasma ni Kotol doon. Nila. Ready pa rin yung side na ang Polaris. So, ang impassive game natin, no? Pero, Ishii, mga 18-minute mark, tingin ko itong doon lalabas yung power spike na magkabila. Sino makakalamang sa ganitong sitwasyon? 18 minutes. Tingin, ay, pula. Alam, tingin ko eh. Kasi, yung DK, I think he's quite behind. Kasi si ano eh, si Brewmaster. Oy? Okay. Speaking of? Yes. Save use and target. Wala, nandun yung Fire Panda, damage. Tapos yung control sa Earth Panda, wala. Easy pick up kay KP sa kanyang Brewmaster. Ayan. Yun nga, back to your question, ano kasi, si Lelouch, unang-una, sobrang dali niyang pick up and mag-zip in si Storm Spirit, ma-pull, easy peasy kill. Si Brew, he can do this type of things. Lalo pag may split siya. Yes, poking heroes. Kasi wala siya ng split ngayon. Ito na nga yung Dragonite. Dragon Tail tumama. Kinumit na rin mga kaibigan yung Omni Slash. At mukhang mamamatay itong si KP. Kaso yung tower ang kapalit. Diverting the attention ng Polaris Esports. Yun lang. Ayun nga, di ba? Saka ano yun eh. It was right on timing na nandun si DK sa area na yun. That's when they were able to commit yung stun. Pero nakita mo, di ba? Hinahabol nila si Brew. Ang bilis ng mobility. Kung wala si DK sa positioning na yun, that is not going to be a kill sa side ng Polaris. Pero either way, yeah, that's a Brewmaster dead, pero wala naman siyang ultimate, so that's okay. That's a tier 1 tower gun pa rin sa side ng Talon. Yung sinasatanong mo kanina, na tingin ko like around 18 minutes and it's gonna be Talon dahil walang blink dagger yung DK mo. Like, where is this initiation? Hindi nakakatakot yung blink inkswell. Dragon Tail inkswell ng Polaris sa ngayon, di ba? So, isa pa ron, dagdagan ko lang, sa pagdating ng 18-minute mark na yun, meron ng BKB yung Storm Spirit ni Mekot. Tapos ang ganda pa ng map control rito if ever ng Talon Esports kung makapaglapag sila ng deep ward na mukhang wala pa. Doon lang sa river ward ang meron sila. Kaso andun nila mag-initiate, easy. Bruce split, tapos andun yung information na ibibigay ni KP. Tapos mag-skip in lang yung Storm, di ba? Ano eh, like kahit mag-blink in si Storm, I mean si Filipino, this is a huge target if they will break this down. Tama buhay pa si 23 Savage. Nandun yung hill. Kami pa mo, multiple skills, yun lang inabot. Sobrang lalim ng nilaway ni Map. Tignan natin, nahi-heal si TMB. Coming from the healing ward, the damage is not enough to kill yung Medusa. Pero maganda yung plano nila. And it, for some rotations, pero yun nga, diba? It's just nakakatakot for the side of Polaris yung mga ganong klaseng pain. Namatay pa si Queen of Pain, so another setback na naman yun para sa mga susunod niyang item. Watch Storm Spirit. He just kept winning teamfights. Yun nga, may BKB na and na-mention natin. Isa rin yan sa mga ayaw ni Queen of Pain. Heroes that could jump in sa kanya. Saka, yun nga. Since DK ka, you wanna initiate, let's say, on Storm, maybe on Brew, ma-burst mo siya bago siya makapag-BKB or split, di ba? Like si Snapper, who's going to stop Snapper's more skills lalo na at wala pa kayong BKB, di ba? I think that's also going to be a problem sa side dito ng Polaris. Kasi kita mo, ang laki ng damage output ni Snapper. Once na makuha niya pa yung blink shard niya, that's another lockdown damage na naman para sa side ng Talon. This is game 1 all over again para sa side ng Talon. Oy, nakita nila si 23 Sabis na walang buhay. Kaya zip in! Kami pa may koto to back up yung kanyang teammate. Tinatay na kukontrol nila yung Storm Spirit pero hack pa yung kanyang mana. Never mind, delikado! And Dragonite will fall down. Wala naman silang ibang backup. Medyo na-bait out lang siguro sila ng 23 Savage. Ready lang si Mikoto to responde para sa Medusa. I really do commend si 23 Savage dito for, you know, opting for buying Infused Raindrop. Kasi alam niya na medyo limited din yung damage dito ng Polaris. So masala niya lang sa isang Queen of Pain spell or isang spell from DK or Keeper of the Life. He's going to survive plus Mystic Charges pa siya. Yes, Stone Gaze! Yes! Tapos save bomb. Pero yun nga lang, meron ng BKB. Babe, yung kami pang Storm Spirit pero soulbind. Leashing mga kaibigan itong Enchantress saka Storm. Yun lang, na-leash yung Mikoto at saka si Hyde. Pwede silang mag-go. Bet, buti nga lang, meron silang save. Commit din yung BKB. Let's see. Anong call rito ng Storm Spirit? Okay. Na-silence. Kaso merong save. Parang snap cookie. Medyo makunat si KP. Still having yung Brew Split. Kinupit din Sonic Wave. Right on time. Bago mamatay yung Brewmaster, si KP nakapag-commit ng kanyang split. Alright, he's safe.
Yung kanyang brewmaster, habang sa backlines tayo, hide! With his enchantress, tying to hide dun sa may 3 lines. Kaso, will still fall down into the hands of Polaris and Luch getting that one. So sad. That's so sad. Kasi, that was a really great opportunity sa side ng Polaris to win a team fight. Walang Storm Spirit, BKB, diba? Kumbaga, medyo takot yung Talon and then makukuha mo si Bruce, so you don't expect Storm Spirit jumping in back doon sa engagement na yon. And then, ala, sa Talon, walang BKB to ha. Tinata, yun, finally, nag-cooldown na pala. Sorry ladies and gentlemen, pero meron siyang backup nga rito. Ayun nga lang, backup damage coming from some Mortimer's cases. At tulad nga na sinasabi ni Ishii, wala tayong makita na pwedeng umistop dun sa may Mortimer's cases nung Snapfire sa side nga ng Talon Esports. Meron yata dagger si Q? Tama ba? I'm not sure. Pero yun yung naka-Q sa kanya kanina. Naka-Q, kay Q. Oh, may dagger na. Oo. Dagger na si Q na nakaka-Q kanina. So, and then dami niya ring seed dun sa kanyang ano, di ba? Sa mga cookie, sa teammates niya. Kanina si Savage, tas kanina dun sa si Brew. But, I think we just gotta be patient sa side ng Polaris dito. Feeling ko mas magiging madali yung initiation nila once na makuha na rin ni Queen of Pain yung kanyang Blink Dagger. Di ba? At least hindi na siya ganun katakot pumasok. Kasi yun yung mahirap eh. Once he blink in, you know, he's very vulnerable into dying. Especially, he already has a couple of deaths dun sa kanyang stats. So, you know, just gotta be patient. Syempre, take the fights that you know you can win. Paligurado. Like yung kanina, yung nagkamali yung Storm, ang ganda nung ban, di ba? That was the fight they're supposed to win. But unfortunately, hindi nangyari yun. Di ba? Habang lahat yun nangyayari, si 23 Savage, siya yun na naman, di ba? Sitting pretty, pati lang, di ba? Farming, where's Medusa? Yeah. But at least it's not that bad. Nakita mo, with everything na ginagawa ng pressure ng Talon, hindi token network lang yung difference ng network nila. Which is, ano, not bad for a Juggernaut versus a Medusa. Yun lang, back to dun sa tanong ko kayo ng 18 minute mark, ito na nga yung sitwasyon, lamang nga yung side ng Talon. At yeah, tingin ko, lalo pang magbaba, mag-iiba yung timpla ng laro once na yung Medusa nakuha niya yung Scuddy. Ayaw. Doon pa, biglang lalayo yung power spike nung Talon Esports dito guys. Medyo nakatakot yung Medusa sa ganito pagkakataon, Benkyo, tapos meron pang Sludge na kupo. Eh okay, AP will start the fight. Meron nga siya rito yung Bruce Plate. Scouting lang itong jungle area. 23 Savage with the right legs kay TMB, TMB to fall. And KOTL is dead. Hide getting the kill from his Enchantress. So, yung KOTL napunta na rin sa Bessel mga kaibigan. At yung tower dinedepensahan coming from the Saglipo Fortification. And then pa yung Little Shredder para somehow maging squishy yung tower na minus na ng armor. Pero yun lang, tower is up still pa rin. Blink out for the Queen of Pain. Meron na bang BKB yan? Meron na BKB? Meron na bang BKB? Mamaya. Ah, wala pa. Ah, wala pa. Wala pa. Ako? Pero meron na siya eh. 1900 gold. So, parang recipe na lang yung kulang. I believe dun sa kanyang item. Which I think he can build sa next team fight. Kasi sa ngayon, ano eh. Malayo-layo pa yung Scuddy ni, I mean, di naman sobrang layo. But it's not gonna be until like 2-3 minutes into the game, which is halos kasabay lang ng BKB timing ni Pop, unless mamatay siya, di ba? So, it's really up to DK, like yung initiation niya. Either si Storm eh, si Storm or si Brew, I think yung perfect target nila dito. Kailangan ma-lockdown kagad nila. Kailangan ma-brockdown kagad nila yung isang brewmaster. Kasi tulad ayun na kanina, diba? Nakapag-bitaw pa. Mamamatay na lang, nakapag-brew split pa. yes. So, na pala. Ang dali ito, may fight sa kanila. Well, isa pa tulad na pinag-usapan natin kanina sa drop. Mas madali laruin sa Talon kasi comfort picks nila. Yeah. Di sa kanila eh. Parang ano eh, it's by the book. Diba? Like, you have a good mid Spirit Brother Initiator, meron kang Brewmaster, and then you have a heavy carry. And then you can also see the same sa side ng Polaris. It's just that yung Stano kasi eh. Wala pang BKB yung Queen of Pain, so she will be punished. Back is down, mga kaibigan. And Scuddy is up for this Medusa. Natatawa na lang ako pag nababasa ko yung chat niya. Nahihirap matingin sa chat ng FB. Ayun lang, guys. Ito, napaka-gullible nyo nga. Pero to, going back dun sa may ating teamfight, merong stun, binigaw rin sa may Brewmaster. Will they brought him down? Ito na mga kaibigan, Brewmaster is in danger, and Enchantress and Brew down for the side of Talon Esports. Nice control coming from the Polaris, despite the fact na wala si Mac.
Ang question is, can they push a tower? I think it is really needed. Kumakuha sila ng tier 1 tower, pero wala na pala sa top lane, so they have to defend top. Queen of Pain is gonna be up soon. Pero, yeah, mukhang hindi yata nila mapupush yung gitna. Sayang, wala silang mga kung objective doon. It would be nice para sa side ng Polaris if they could gain something sa map control. Lalo na, syempre, kapag nag-group up ulit yung Talon dito, they wouldn't have the dragon form, di ba? Saka, grabe si Mikoto dito, kita mo yung itemization niya, puro defensive eh. Yo. Like, parang iniisip niya na, kailangan ko na mag-survive. You know, wag lang akong ma-halo dun sa dragon tail. Ang isa pa, oh, ikita nila, nice vision! Nakontrol nila yung Storm Spirit and finally, they brought down ito si Mikoto na sobrang kulit. Nakaganti na si Mac. Ay, yung ward. Ayun, yeah. Yung Kai'Sa isang ward na yun. Kasi, MVP. Ano siya eh, kapanti siya eh, nakita mo dalawa yung Radiant Ward doon. So he's confident na kung may mag-gank man sa akin dito, I should be able to see since dalawa yung ward nila doon. But unfortunately, kita rin pala siya ng vision doon. Yeah, how are you? Vision win wars, you know? Oh, ay, wards pala. Wards win wars. Tama ba? Kapag tao po, nandyan pala po kayo sa bakuran, sabi ng Polaris. Ay. Kasi, ganda rin naman ang vision doon ng Talon, given naman kaya nakatayo si Mikoto ron. Eh, hindi niya alam yung pwesto niya. Meron din vision, nakita siya. Truly. Oh, easy ano, si Grimstroke, ha? Dalawa na lang. Daddy, eh, makaka-ags na. Kailangan niya yan. Kaso, palingin na eh. Ah, hindi, pero ano, si Sabog. Ah, maglilinkin din pala si Sabog. Ano, si sabi mo si Storm. Kung dalawa sila maglilinkin, ano? Sa bagay, puro single target din kasi mas bale. May tama potential ba? Meron! For sure! Meron. They have a Juggernaut. It's actually, Juggernaut is one of the heroes na kaya sumabay kay Medusa. But syempre, kailangan even footing kayo sa farm. Diba? Tawag dito. Meron pa silang ano dito, Grimstroke, nandun pa rin yung potential ng doubles ng Game of the Dragon Team. Imagine mo, tatlong segundo na pwede meron nakangangang dalawang hero. Oo. Saka hindi kasi you don't have to commit yung bind mo kay Storm, basta meron lang hero na malapit, kukunay kayo. Tama. Didikit yun. So, Aegis of the Immortal? Ito yung crucial dito eh, pagka nabuo yung Aghanim Scepter eh, yung Aghanims ng ano eh, ng Grimstroke. So 6 versus 5 maaaring laban. Masakit din 'yun. Meron kayong sariling Medusa sa panig in Dark Portrait. Ah, so yung ganito kayaman ng Medusa Ishii, meron pang Aegis of the Immortal, eh ideal ba para sa side ng Polaris na go into? Hindi, bigay na lang 'yan. Babawasan lang ng damage. Sabi mo minus 100 'to. Ito ba 'yun? Oo. Daya nga 'yan. Daya. Isa 'yan sa manonerf. Pag yan dinanerf. Dinaya. Ito yung minus damage guys, minus 100 dun sa Medusa, isang Breath Fire lang. Madayang yan. Si Bruba, ayun pa, Aghanims. Wala pang BKB yan, no? Kasi mag-Aghanims siya, tama ba? Yung nakita ko kay KP, no? Sags talaga ang binubuo niya lagi, the last na item. At ako kailangan ng Juggernaut, kailangan niya ng Skadi for this. Di sa kasi Juggernaut din, kailangan nga din niya ng Blink Dagger kasi kailangan niya ma-close agad yung gap niya doon kay, no, kay Medusa. Kahit yung mga Swift Blink, yun nga tama. Siguro Swift Blink tapos Swift Slash, no? Pagka nag-Stone Gaze, mahirap pa rin. Pagka nandun yung Stone Gaze, easy. Kaya nga eh. Di siyempre ha, siguro antayan mo or mauna ka. Ay, pero yeah, it's just this timing. Kapag nako like maganda yung laning phase nyo, maganda yung early nyo, may Medusa ka, makuha mo yung Aegis. You just have the first half of the game, like first 30 minutes of the game, kayang-kaya mo i-secure yung lead for your team. Kailangan lang na hindi ka magkamali. Kasi sinasabi natin kanina, di ba? Once na hawakan niya yung Skadi, mag-iiba yung templa ng laro. Kung maglalayo talaga yung power spike. So alam rin yun ng Polaris. Tapos meron pang Aegis of the Immortal, wala, hindi nila, wala silang way para i-contest yung Medusa. Wala pa yata silang Spirit Vessel. Yung Skadi, pabuo pa lang. Zipin ng Storm, meron siya tatargetin. I-pick up itong KOTL, nag-commit rin dito ng BKB. At Dragonite. Wala na silang pampigil sa TP out ng DK. D-scale talaga. And difference, diba? Like, for Storm to scale, kailangan lang yung tatlong null BKB, diba? Like, very cheap items. Yeah, aside ng Queen of Pain, ang dami mong item na kailangan. At the same time, hindi pa ganun ganda yung matchup mo sa Storm Spirit, so it's... Ito pa, Ishii, nag-24 minutes na, diba? Siyempre, nandun yung nalakas yung null talisman.
Oo. Oh. Isa pa yun. Ito, aangat na sila. Hindi nila hayaan yung juggernaut na. Kinamit pa nila yung glyph of fortification na inside ng regen, guys. Para natin ba secure. Okay. Meron ng double ultimate. Itong si Brewmaster. Paano ang call nga nila dito? Bruce Smith has been fucked. Inkswell gagamitin rito kay Natsumi just to clear itong creep wave. Pero talaga tower. Yes, tower lang yung target. Pero meron pang another split yan na pwede pakawalan. Okay. Tower will be brought down. Basag na yung tower dito sa may mid lane. Walang glyph of fortification yung side ng Polaris. Aegis of the Immortal, habak-habak pa rin din na 23 Savage. Meron pa rin another split si KP. Lincoln Spear is up for 23 Savage. Grabe, ang daming supporting actor sa likod ng 23 Savage. Siya lang ang frontline. Sinusunog nga ng Fireball. Four stop into the low ground. Halos wala na rin mana itong Medusa para, pero still, she has yung kanyang second life. Backdoor protection. Somehow meron tong side ng Polaris, mga kaibigan. Pero hindi pa rin mapipigilan yung pag-siege ng Talon Esports. Another spin has been committed. Ito na nga yung spin ng Juggernaut. Light number one down for the Medusa. Tignan natin kung paano ang call dito ng Polaris. What is the play? Ano kailangan nilang gawin? At 23 hey, Savage. Bukang bibigyan na yata nila yung tower. Okay no, na sa gano'n. Yeah. Mm-hmm. Ano yun eh. Kaya kita mo kaya nakakapag-use yung damage. Kasi meron siyang spin eh. Pero pag once na matapos na yung spin niya, it's very scary to walk in dun sa lineup ng Talon. Pa. Okay. Kasi meron siyang chakra magic eh. At least meron siyang CDR. Kaya ang bilis ng balik. Spin. Isipin mo, like, you wanna take a fight side ng Polaris dito, pero may vision ba sila? They need a vision. Spin agad. Yun lang. Glimmer Kate. Patras. Si TMB. Spin out rin dito si Natsumi. Medyo kailangan mag-ingat. Medyo crucial. Wala, easy kasi. Yung gusto mong gawin ng Polaris doon. They're trying to cut off guard yung Talon dito. Kasi syempre, tapos lang mag-push, baka may hero na nagagala, diba? Baka hindi lima magkasama. Pero hindi, group up yung Talon dito sa baba. And yun nga, they didn't place a vision, they didn't place a ward, so... Oh, sa likod tayo! Kasi may dito, hey, dahil mga kaibigan, gusto ko na dito kasi, never mind, may snap ayun. Ang snap na di, kumuneto pa yung stun. Plus, itong 90 more skisses, backlay ng target. So, after my own target, hey, white mirror in exchange, parehas, offlaner, Queen of Pain blinking out. Pero ang ganda yung stone glaze. Pero ang kaya sa delegado, not Tony, is bailing out, makakaligtas yung juggernaut, thanks to sa my glimmer cake. Bye, baka may from never mind. Instant mga kaibigan, first lap ko, kito control ng Dragonite, pero meron siyang fireball. Meron na rin BKB, si 23 Savage, slow down yung Dragonite and will fall down. That's a dieback for their DK sa side ng Polaris Esports, mga kaibigan. At itong side ng Talon, they are heading back to the mid lane para basagin yung natitiran tower. Medyo nagpapampig pa kasi Mikoto para mag-zip in. Okay, Scatter Blast won't connect. Spin, ginasin na Tumi. Okay, silence. Kaso makakasalubong pa rin nila si 23 Savage. Papasok, itong Storm. He wants to pull in itong sinaluch, mga kaibigan, kaso meron BKB. Manta has been popped. And 23 Savage. Buhay na si KP. At meron siya rito yung Bruce Split. Might go back into the mid lane. Mukhang tinati kong game changer na item Ishia. Meron ng Aghanim Scepter yung Grimstroke sa Polaris Esports. Oh, shield yun eh. Ang higit na damage, but it doesn't have the shield, right? Pero kita mo, diba? Like that, the whole fight. Grabe na, wow, kay Juggernaut. He was spinning, but he can't deal with the damage dito kay Medusa. It's just so hard. I think he did a great job. Spinning down si, si KP, pero wala, kulang. Kulang pa yung item na Natsumi, and eto pa. Pero kung ba sila detection? Pero natin yung stun coming from the Earth Panda. A tower will fall down. Tignan natin. Meron pa rin another split. Si KP talagang problemado pa din sa mga Brew split ng Brewmaster. Habang Natsumi doing it all para ma-clear yung creep wave na papasok. Illusions ng Medusa medyo makunat din. Hindi rin ganun kadaling patayin. At they are down one set of rocks sa may mid lane. Basag pa yung top tower. How to close the gap dun sa may Medusa? Merong Lincoln Spear, merong Scuddy, merong BKB. Pero pang stun guys. I think at some point, they need to be able, kailangan nilang ma-bypass yung Medusa and just straight up jump in dun sa backline. If they can pick out the supports dun sa backline, so maybe they could win fight. Pero ang hirap, kita mo naman, di ba? Like si Juggernaut, ang hirap na makapunta from point A to point B. Even si Queen of Pain, I was like, sa buong team fight na yun, saan si Kup? Sige, ayun ako si, wait a minute. Queen of Pain. Okay, nakabag dodge with the BKB. Ito, sila ito ko sitwasyon.
Kung gugustuhin na lang jump in doon sa may Medusa, tatlo sila. Merong way yung Dragonite, meron siyang Blink. Meron siyang Blink. Yes, yung Queen of Pain, meron din Blink. Yung Juggernaut, merong spin para maklose yung gap. Kaso ang problema, may iwan yung dalawang support ng Polaris na pag ginawa nila yon. So libre si Mikoto na mag-jump into my backline. Pero wait a minute, mamuto yung Inkswell, mga kaibigan. It's on gaze para wala na agad makalapit. Isolated ka, never mind. Fighting against three. Nandun yung Spirit Desert, yung Scatter Blast, plus yung Fire Snap Cookie, mega kill para kay Q. At yung dalawang support, mukhang delegado, Inkswell, mga kaibigan, Pinor Stop si KP, ipop yung Bruce Split. Angat nga siya rito, Mortimer's Yeses, mga kaibigan. Pero merong pa Cyclone si KP, okay, Earth Panda na nga lang ang buhay, at si 23 Savage nakaangat. Oy, yes, magiso na lang yung Medusa. Yes, yung kanya BKB, oh, para TP out, oh, TP out sayang. Yes, 3-3-4-2 exchange na mati si KP. Not only that na ma-vulnerable yung supports ng Polaris, but makikita may supports dito ng Talon, Daddy A. Like, yung contribution na sa teamfight. Like, you got Snapfire, has yung Blink stun for days, di ba? Mordimor's Kiss. Even si Enchantress, nakita mo, dumadamage, di ba? Like, si Keeper, he's a physically food sa buong engagement. Si Grimstalk, yung dark portrait niya, like what I said, walang shield yun. So, like, yung right-click na Medusa na matay agad, di ba? And then, yeah. During BKB ni Lelouch, they're not dealing much damage. They're not killing down heroes. Like, kahit, parang feeling ko, like, to the point na kahit mapatay nila si Medusa, siguro, like, sobrang onti na ng buhay nila na pwede silang i-clear out ang support ng Talon. Wala, speaking of support, yun nga, down na. Lalo pag dito nagkaroon ng Aghanim Scepter, nako, yung multiple pullback coming from Megoto sa Electric Vortex. Medyo sobrang ganda nito, lalo pagka magkakadikit yung mga support sa may backline. Naging problema talaga ito kung sa ito Polaris Esports. Yeah. And si Juggernaut, he needs to close that gap. He needs to get there and deal you damage eventually. Pero hindi na kita mo talagang nakakalungkot yung pagpasok niya that day. Umiigot siya, tapos tumalabas ulit. Sa Dota naman, hindi lang naman yung support, sila lang yung susupport. Hindi, you have to protect each other para lahat kayo mag-survive. Habang tumatagal yung teamfight, maganda. Stronger together, Wakanda forever. Kaso wala eh, nadi-disrupt lang Storm yun eh. Nadi-disrupt din ng KP. The power of Spirit Brothers, I mean Spirit Heroes, diba? Kung sabi mo, maybe would've been Void would've been better, I don't know. Pero parang ano na to eh, yun nga, tulad na mention natin, ba? Na-mention mo kanina din, like, the comfort pit. This is a Mac hero. Itong Queen of, I mean, si Lelouch. Bago nga pala pangalan niya. Ayun. And then the Juggernaut pit, it's just that versus the Lelouch. Pero yung din lumalaki yung gap eh. Kaya na 2k lang yung difference lang. Ngayon, kita mo naman, 5k na yung difference. So, sa full item difference. Alam nila, alam nila, ano ba pa? Okay, Cinder Pro kagad. Target nila yung Brewmaster. Bang, nila si KP. Kaso na, 4-stop. Target sa likod. Makaibigan ni Mikoto yung backline. Brimstoke is down. Dito naman tayo kay Lelouch. Blinking out. Nevermind, isolated. Sinalunga niya. Yung Mortimer's Kisses. Magical damage ng doon, mga kaibigan. Omni Slash, ginamit. Narin dito ni Natsumi. Kaso can he escape? Nandun yung 4-strap. Tama sa backline si Mikoto with a multiple pullback. 3 heroes biglang nag-bait black for the side of Polaris. Natsumi, it is exposed. There's the Spirit Vessel. Juggernaut will fall down. At apat yung patay for the side of Polaris Esports. At mukhang tingnan natin kung saan papatungo. Inside ng Talon. Top lane yata. Ito mo, whole team fight, Daddy A. They pop BKB to run away. Choose coolers, di ba? Like, multiple heroes yung naka-split shot, tinatamaan ng damage yung Medusa. While your Juggernaut is running away, everybody else is trying to get away sa team fight na yun. And take note, sila yung naka-smoke dun, ha? Sila yung trying to cut off guard yung Talon. But they notice that we just can't. They're just way too tanky, too much damage. 16k net worth lead. Ibig sabihin, ilang big items difference yan compared sa team mo, di ba? Oo. Ay, ay, ay. Wala rin BKB nga yung Dragonite, no? Like, yeah, meron kang, you got bind, you got stun, but you're not surviving! You cannot survive! May halberd ka nga, but then again, what? Hinalberd mo, nag-stun ka para ano, tumakbo! Ay, ay, ay. Ang ganda kasi ng frontliner nila, they have a Storm Spirit Hero, na sobrang confident pumasok because he knows he's not going to die. You have Brew na confident pumasok because he knows he's not going to die right away. Like, yung dalawang hero pa yung plus may Medusa pa. You have way too many problems.
Grabe, no? Nagkalaka trio na Grace sila dito. Confidently beautiful with a head. Nako, nahuli yung DK na walang BKB. There's the Baltimore Skisses. Bumabakat yung damage kay Nevermind. Remember, that's a Dragonite. Nahalos 1-4th. 1-burn na lang ang kanyang buhay. And there comes Natsumi. Depending this one, yung topside. Kaso ginamit nila yung Grip of Fortification, mga kaibigan. Nandoon yung Cyclone. Another set of rocks falling down dun sa may type topside. Ay talaga pag-ibig. Mahirap. Saka kita natin yung Medusa, Daddy A. Wala na eh, parang nakuha na nila eh yung 23 Savage Talon Special. Kanina yung game number 2, nakita natin yung MP Natsumi, di ba? Si Pia Wars back ba na yun? Si Pia Wars back, guys, sorry. Malama mo, maling ano pala candidate. maling candidate natin pala yung nabulot natin. Pero tingnan natin kung tama, yung napili rito ng Polaris. Brought on yung inside. Resolute, fullback, Scott Cookie, yung multiple stun. Multiple for one, oh, and select the Netflix. Mukhang this is it, and sit. At Natsumi. In lang, siyang pinakahuli sa balota for the side of Polaris Esports. Wipe out, mga kaibigan. Yeah. Kanina ako may maganda. Ayun, parang ano din, mala black hole din yun. Yung, yung initiation niya yan, grabe. Picture perfect. Picture perfect nga, no? Snap cookie. Ay. Oh, lahat sila. The draft just works really well dito sa side. Ito, ito yung ano. Ito yung Talon na kilala natin. Hindi yung kung ano-anong pick nila dun. May Viper, may support na find, whatever, di ba? Like, this is the Talon we know. So, I think Asura na yata ng Polaris to. Inaantay nila yung Grimstroke. Tignan natin. Ito na nga yung spin. They will try to protect this one. Last set of procs yan nila. Ano si 23 Savage still holding to that Aegis of the Immortal. Ay. How to kill Mikoto? Ayun ang tanong. Pag nag-BKB, tapos makahatak sila sa may backlines. Andali eh. Isipin mo, Kishi, may electric vortex, tapos may follow-up na Mortimer's Kisses. Paano na? Ang hirap. Wala. Di sa ano eh, talagang shoot na shoot yung ano eh, yung hero nila eh. Like yung Snapfire, nakita mo yung damage output nila sa DK kanina, nalambot yung DK. Umpisa pa lang ng game natin, isang zip in lang ni Mikoto, plus sinalo niya yung boom Mortimer's Kisses, wala na siyang nagawa. Okay. 31k net worth lead. Paano kaya ang gagawin rito ng Polaris to come back to this team fight? Kasi nakikita ko lang way paano nila kailangan nila mapatay yung Medusa. I mean, there's no way. Ayun lang yung bukod tangi na nakikita ko. Ano eh. Way. Para kapag manalo. Kapag may Medusa, like yung heroes that is like 10k, 15k net worth ahead of you. Ang best scenario mong gagawin dyan, Dad A. I-bypass mo siya, tapos patayin mo lahat ng yung nasa likod niya. The best way. Paano? Yun ang tanong. Kasi bago mapuntaan yung snapper sa likod, ang dami niyang security. Ayun nga eh. Ayun nga, diba? Tinaman naman yung Dark Fortress, sinadbit lang nga rin doon ng 23 Savage. Down na kagad. Habang si Penis may control sa may backline. Targetin yung sa mga supports. Here comes the Mortimer's Kisses. Unang mawawala is yung Grimstroke. Sunod na yung KOTL. Let's see how Miss Nasgari to ginamit. Pero still, Mikoto, surviving that one. Buhay pa rin yung Storm. That's so may spinning. Mabubuhay pa kaya siya. Right is coming from dito kay 23 Savage and a monster kill for this Medusa. At sunod na nga si Nevermind. And mukhang eto na nga. Mukhang din sa sit, pansit na. Oh. Kumbaga, tanggap na nila ang ano, ayaw pang ayun na, tinawag na ang dalawang galunggong ng Polaris dito. Tawag dito? Yeah, like, na-mention naman natin halos lahat, di ba? Like, laning phase pa lang, like, just good timing, good team fight. And yun, yung sa mid-matchup, nas nakita natin na naging mas maganda talaga yung performance ng Storm compared dun sa Queen of Pain, medyo lackluster, and then yun, na-mention ko din, di ba? Like, Nevermind's timing is key dito sa lineup nila. Like, kapag nakuha niya yung early blink BKB niya plus the breathe fire yung shard, I think, baka nag-iba yung story ng laban. Kasi, meron silang frontliner, meron silang DK na sasala ng damage. Pero, yun nga, na-behind si
si DK, nag-rotate yung Talon dun sa bottom lane with the Storm plus a Snapper, they were able to grab a kill, so na-delay na sila ng timing. Kahit mo naman, di ba? They were forced to rotate multiple heroes dun sa bottom lane para ma-secure lang yung tier 1 tower where nakikita mo yung distribution ng farm, yung priority, yung pagkakalat ng Talon to take advantage yung network. Nakita natin sa laning phase, sobrang ganda na gawa na. Like, pressuring mid, pressuring top lane, the supports are farming bottom lane. They're all over the map grabbing farm. Whereas sa side ng Polaris, wala. They're just trying to make do kung ano man yung kailangan nilang gawin, which, wala, hindi nila nagawa ng tama yung sa DK. Oh, comment ko lang yung apat na heroes doon, no? Para mabigyan ng space si 23 Savage na sobrang galing. Lalo si KP, no? Doon sa kanya, Brewmaster, grabe. Hero niya na yun, eh. Oh, favorite talaga niya yun, Ishi. Talaga, isa sa mga hero na mayroon pibigay sa kanya. Mm. Kung isip ko, baka mas maganda na tinapat na lang nila yung lane ng Kotol doon sa baba. And then, kasi either way, naging maganda yun. Either way, hindi naman naging ganun kaganda yung, ano, eh, yung lane ng DK, eh. Kung mas-shutdown nila si KP, instead na ipanalo yung lane ni Nevermind, di ba? Parang magiging even lang yung bottom, tapos yung top, sobrang yayaman si Juggernaut. Maybe that would have been a better scenario sa side ng Polaris. Ah, we don't know. Those are the what ifs. Pero mainit na agad na opener pa lang. Siyempre kasi, yun talaga pinaglalaban mo si Ishii. Maging maganda kaagad yung start mo rito sa DPC. Mm. Pero talaga, yun. May nakita nila na isa sila sa mga contender beating itong galing sa momentum na Polaris, no? 2-1, pero maganda yung bakbakan, no? Pero still, Polaris, yun lang. Nakatagos sa... Talon, nakatagos dito sa ating game 2-1. Pero syempre, hindi pa nagtatapos yung series natin for Southeast Asia that day. Meron pa tayong up next, which is yung Boom versus SMG. Ayan. Oh. Ang magiging caster natin dyan, si Kuya Alo, saka si Jules. Idol Jules. Ayan. Mm-hmm. So, kung gusto nyo nga po palang mag-bet, alam nyo na kung saan kayo pupunta, PNX Bet. Pero, syempre, kung gusto nyo malaman yung aming mga prediction, follow nyo kami. Ayan, fb.gg/easypcgaming. Kung gusto nyo makita yung aking mga predictions, say ba, Daddy? Anong page yun lang, mo? Follow nyo lang ako, search nyo na sa FB, DaddyXC. Yun lang. So, yeah. Mm-hmm. Kami ni Ichi, oh, magpapaalam na. Congratulations sa mga tumama, saka sa mainit natin na chat. Salamat sa pagsama sa amin sa mga tropa sa Facebook, YouTube at saka Twitch. Pero meron pa tayong next series, abangan nyo sa susunod na live ng Kuya Nick. Thank you so much. But whatever you do, go for glory. Here's a good thing about keyboards. You can type whatever you want, like yes. For example. A bad thing about keyboards, they were made for writing emails, so when you played games, they broke. At SteelSeries, we created the first mechanical gaming keyboard with fingertip precision and sensitivity. A keyboard that could WASD its way to wins and withstand the rage of defeat. And just when it seemed like the keyboard was solved, we reinvented the technology for the first time in 35 years. Now you can customize the sensitivity of every key to suit feather-like fingers or deep and deliberate presses. So you can get your hands on a keyboard that gets your hands. Innovation is in our blood. Always has been, always will be. For glory. At SteelSeries, we solve problems. Not climate change level problems. Sorry, future generations. Video game problems. Like when gamers communicated by taping microphones to their faces. Seriously? So we had an idea. Attach mic to headset.
the gaming headset was born.